It was another gloomy day for Sarina. Ilang taon na niyang pinipilit ang papa niya na payagan siya sa mga trip niya sa buhay. Ngunit papayagan lang daw siya nito kung magagawa ng napakahirap na kondisyong ibinigay nito sa kanya. Ang lalim ng iniisip natin ah. Pukaw ni Rafi sa kanya. Ito ang may-ari ng Malbaracos Coffee Shop o MBCS kung saan siya nakatambay ngayon. Hindi naman masyado. Aniya saka tumawa. Nakilala niya ito doon sa araw-araw na pagtambay niya sa coffee shop na iyon. Sa lahat kasi ng coffee shop sa Maynila, ang Malbaraco lang ang may coffee shop na nag-o-offer ng peace of mind. Bakit? Dahil kapag naroon siya, para na rin siyang nasa Korean drama. Ang structure ng coffee shop ay katulad ng nakikita niya sa mga Korean drama. Ang kabuuan niyon ay halos gawa sa kahoy. Sa isang side niyon ay mayroong man-made waterfalls. Everything about that place was beautiful. From the way the coffee shop was built to the people who work in the coffee shop. Walang crew ng coffee shop na iyon ang hindi ka nais-naisang hitsura. Sige Sarina, maiwan na kita. Marami pa akong dapat asikasuhin sa loob. Paalam ni Rafi sa kanya. Ninitian niya lang ito. Pagkalipas ng ilang segundo ay dumating ang best friend niya na si Diane. Bakit mo pinaalis si Rafi? Nagmamadali pa naman akong umakyat dahil nakita kong kausap mo siya. Paninisi agad nito sa kanya pagkaupong pagkaupo pa lang nito sa tapat niya. Matagal na nitong crush si Rafi, kaya palagi rin itong tumatambay roon para sumilay sa binata. Malay ko ba na parating ka na? Sabi niya, sa kasimsimang Irish mocha niya. Ganyan ka naman? Nakairap na sabi nito. Maya-maya'y inilabas nitong pinakamahal na laptop nito. Isa itong romance novel writer. Ginawa ni nitong working place ang Malbaracos Coffee Shop dahil sa pagsintang parurot nito sa may-ari niyon. Nang tila napansin nito na hindi maganda ang mood niya, ay sinipat siya nito. Anong problema? Katulad pa rin ng dati, ayaw pa rin akong payagan ni Papa na magnegosyo. Nag-improve lang dahil binigyan niya ako ng isang kondisyon. Kondisyon? Ibig sabihin may pag-asang pagbigyan ka niya. Ano raw ang kondisyon? Gusto niyang umakto ko bilang si Cupido at bigyan ng love life ang mga kapatid kong lalaki. Kapag hindi raw nagkaroon ng girlfriend / asawang mga kuya ko, hindi raw siya papayagan sa gusto ko. Is that fair? Ang hirap-hirap ng gusto niyong paggawa sa akin. Reklamo niya. Pagkatapos ay tinakip niya ang mga kamay sa mukha niya. Saka pabagsak na yumukyok sa ibabaw ng mesa. Sana hindi mo nalang tinakpan ang mukha mo bago mainuyok-yok dyan sa mesa. Dapat ngayon matuwa ka. Kasi kahit paano ay may hope ka. Play Cupid if that's what he wants. And if you really want him to let you off the hook, pagsikapan mo na lang gawin ang gusto ng weird mong tatay. Anito, saka muling itinutok ang mga mata sa laptop nito. Bumuntong hininga siya. May point ito. Bahala na. Gagawin na lang niya ang nais ng kanyang ama. Tumayo siya at nagpunta sa comfort room. Habang naglalakad siya, isang babaeng nakakuha ng atensyon niya. May itinatape ito sa puting laptop nito habang may nakasalpak na earphone sa mga tainga nito. Sa tingin niya, kahit nakaupo ito'y masasabi niyang matangkad ito. Unlike her, na hindi nabiyayaan ng katangkaran. Napakahaba ng buhok nito na lagpas yata sa pang-upo nito. Ngunit kapag nakaharap ito, ang buhok nito sa magkabilang gilid ng mukha nito ay hanggang balikat lamang nito ang haba. Bigla tuloy siyang nainggit. Kamakailan lang ay pinaiklian niya ang kanyang buhok. Mukhang approachable at may class ang babae. Angelic ang mukha nito kahit nakakunot ang noo habang busy sa pagtitipa sa laptop nito. Bigla niyang naisip ang Kuya Anderson niya. Ito ang panganay sa kanilang magkakapatid. Gusto niya ang babaeng iyon para sa kuya niya. Sa tingin niya ay bagay ang mga ito. And speaking of the devil,
Nakita niyang kuya niya na pumasok sa coffee shop. Hindi siya napansin ito. Dire-diretso itong pumesto sa gilid na bahagi ng coffee shop. An idea flashed in her mind. Parang may isang incandescent bulb na umilaw sa ibabaw ng ulo niya. Lumapit siya kay Julian, ang nakatoka sa kahan ng umagang iyon. This was the beginning of Oplan, playing Cupid. Nakakunot ang noo ni Brianna habang tinatype ang article na ipapasa niya sa editor ng isang sikat na magazine sa bansa. Nagko-concentrate siya sa pagre-revise ng article na ibinalik sa kanya, kani-kanila lang through email. Bukod sa pagiging article writer sa isang publishing company ng magazines, may sarili rin siyang computer shop na malapit sa subdivision kung saan siya nakatira. Ang mga kapatid niya ay si Jane at Kuya Ian, ang katuwang niya sa negosyong iyon. Isa pa, isa yon sa ikinukukunot ng noo niya. Habang nagsusulat siya ay may nakasalpak na earphone sa mga tenga niya dahil kausap niya si Jane. Ate, mag-concentrate ka na lang kaya sa pagsusulat mo. Mamaya ko na isesend sa'yo yung files para sa sales natin kahapon. Tila naiirita ang wika ni Jane sa kabilang linya. No, send the files to me now. If I know, you're just playing games online. Come on, send them out now or regret later. Mahinahon ngunit maotoridad na utos niya sa bunsong kapatid. Hands-on talaga siya when it came to business, lalo na at hindi birong ipinuhunan niya sa computer shop na yon. She used up her 3-year savings just to put up her own business. Kinulang pa nga yun kaya kinailangan pa niyang mangutang sa mga kapatid niya. Naisip niya na mukhang matatagalan pa bago siya makapag-asawa kaya palalaguin na muna niyang savings niya. Ipinapasa na niyang article niya sa email ng may isang crew na lumapit sa kanya. Another cup of MB's original, ma'am. Nakangiting wika ng gwapong crew, sabay lapag ng hawak nitong tray sa mesa niya. Nagtatakang tiningnan niya ito. Baka nagkakamali ka, hindi ako umorder. No, ma'am. The coffee came from him. Sagot nito, saka itinuro ang isang lalaki na nakaupo sa gilid ng coffee shop bago ito nagpaalam. Sinundan niya ng tingin ang tinuro ng crew sa kanya. Kahit side view lang ng lalaki ang nakikita niya, masasabi niyang gwapo ito. Kahit nakaupo ito, sigurado siya na matangkad ito. Matangos ang ilong nito. His eyes were a bit chinky and he had a light aura. Kahit simpleng green stripe polo shirt, khaki pants, at slippers ang suot nito, halatang may sinasabi ito sa buhay. And that made him more attractive. Hindi niya alam kung bakit, pero napangiti siya nang lumingon ito sa kinuupuan niya. Gumiti rin ito sa kanya. Gosh! That was the cutest smile she had ever seen in her life. Lalo niyang napatunayan na gwapo ito. Pakiramdam niya ay napakahaba ng buhok niya dahil sa dami ng magagandang babae sa coffee shop na yon. Siya pa ang napili nitong ilibre ng kape. All of a sudden, gusto niyang malaman ang pangalan nito. Pagkatapos niyang iligpit ang laptop niya, ay tumayo na siya. Bit-bit ang kape na nakalagay sa isang katamtamang laki ng styrofoam cup, ay nilapitan niya ang lalaki. I'm Brianna. Nakangiting pakilala niya rito. Siniguro niya na friendly ang dating niyang smile niya. Parang initian uli siya nito tulad ng ginawa nito kanina. Gian, anito, at nakipagkamay sa kanya. Baduy man kung baduy, ngunit may iba siyang nararamdaman na magdaiti ang mga palad nila. It seemed as if their hands were made for each other. The way their hands fit. But the magical feeling was gone when she released her hand. Mark, what are you doing here? Tanong ni Gian sa assistant ang papa niya pagka-park niya ng kotse niya sa parking space ng Malbaracos Coffee Shop. Secretly spying on your sister. Nakangiting sagot nito. Natawa siya. Sarina's here? Tumango ito at itinuro ang kapatid niya.
glass wall din ang second floor ng coffee shop, kaya nakita niya si Sarina kasama si Diane. Based sa pagkakakunot ng noon ng kapatid niya, siguradong nagtalo na naman ito at ang kanilang ama. Sarina wanted her freedom, but their father refused to give it to her. He treasured Sarina so much, and that made Sarina feel exhausted. Tuwing nagtatalo si Sarina at ang kanilang ama, uutusan ng huli si Mark para subaybayan ng kapatid niya. Sige Mark, papasok na ako sa loob. Gusto mo ba akong samahan? Hindi na, baka makita pa ako ng kapatid mo. Sagot nito. Pagpasok niya sa coffee shop ay umupo siya sa pinakapaborito niyang spot. Pumupunta siya roon at least twice or thrice a week. Kapag medyo nakukulta na ang isip niya sa working place niya, sa bahay nila, minamabuti niyang lumabas. At ang coffee shop na yon ang naging paborito niyang alternate working place. After ordering his favorite envy latte, he started working. Pilit niyang pinapaganang isang set ng code sa laptop niya. Sinusubukan kasi niyang i-upgrade ang larong ginawa niyang isang taon nang nakalilipas. He was a computer programmer who specialized in online gaming. Nagsimula yun noong mahilig siya sa isang online game. Mula noon, ipinangako niya sa kanyang sarili na gagawa siya ng sarili niyang laro. At hayo na siya ngayon. He was a successful game maker. 5 years ago, pinapirma siya ng kontrata ng kanyang ama. They collaborated on building an online gaming company and Wavit Games Incorporated. Doon niya ginamit ang lahat ng pamana ng papa nila sa kanya. Yun na rin sigurong kinaiinis ng bunso niyang kapatid. Lahat silang magkakapatid na lalaki suportado ng kanilang ama. Ang dahilan nito, lalaki ang dapat bumubuhay sa pamilya. May point naman ito, ngunit unfair talaga kay Sarina. Busy siya sa pagtatype ng codes ng maramdaman niya na may nakatingin sa kanya. Hindi nga siya nagkamali dahil paglingon niya ay may isang babae na nakatingin sa kanya. She smiled at him. Wala siyang nagawa kundi nginitaan din ito. The girl caught his attention. Mahaba ang buhok nito at cute ang hairstyle nito. May mga artistang babae na siyang nakitaan ng ganung klase ng hairstyle. Her face was angelic and her eyes were smiling when he smiled at him. Sa loob ng 2 taon, ngayon lang uli siya nakapansin ng isang babae. Pagkatapos siyang iwan ng ex-girlfriend niya sa hindi niya alam na dahilan, isinara na muna niya ang puso niya sa mga babae. But this girl was quite different. The weather was gloomy. Tila uulan anumang oras. Ngunit na makita niya ang ngiti ng babaeng iyon, daig pa ang biglang pagsilip ng haring araw. Napailing na lamang siya nang magbawi na ito ng tingin. Kailan pa siya natutong maging baduy? Ibinalik niya ang atensyon sa laptop niya. Sumasakit ng ulo niya sa ginagawa niyang program na ayaw namang gumana. Mukhang sisirain pa niyon ang pangalan niya at ang kumpanya. Mahigit isang buwan na niyang nilalamay ang pinag-iisipan ng program na yon. Ngunit hanggang ngayon hindi pa rin siya nagtatagumpay. Nag-ring ang cellphone niya, kaya napunta roon ang atensyon niya. It was Mike, his secretary. What? Huwag muna kayo mag-post sa website natin ng kahit na ano tungkol sa updated version dahil hindi ko pa natatapos ang program. Oo, alam ko. Magpatawag ka ng meeting. Darating ako mamaya. Ang gusto ko ay kumpleto sila. Pagkatapos ng tawag na yon, ay lalo siyang na-stress. Marami na raw ang naghihintay sa updated version ng pinakasikat na laro na nabuo niya ng nagdaang taon. Gustuhin man niyang ilabas na ang laro, ay hindi pwede. Dahil maging saya ay hindi mapagana iyon. Kinailangan tuloy niyang kausapin ang ibang programmers ng kumpanya nila para magpatulong sa paggawa ng codes. Sometimes, hindi rin maganda na sinasarili ang stress sa kumpanya nila. Pinatay niya ang laptop at pinagtuunan na lang ng pansin ang kape na nakaligdaan niyang inumin. Kaya malamig na iyon. Saka lang niya napansin na bago na ang cup design ng latte na inorder niya, wala na ang dahon na usual design niyon.
Nag-evolve na yun sa isang Christmas tree. Yes, it's Christmas time. Dahil sa sobrang kaabalahan niya sa trabaho, nakaligtaan na niya ang darating na Pasko. Niwala pa siyang nabibiling regalo para sa mga kapatid at papa niya. Hindi pa rin niya naayos ang bonus ng mga empleyado niya. Bakit ganun? Tila nadagdagan na naman ang stress sa buhay niya. He took 10 deep breaths. Iyon ang paraan niya para kalmahin ang sarili. Plano niya sana niyang tumayo at umalis nang biglang lumapit sa table niya ang magandang babae na umiti sa kanya kanina. Nakipagkilala ito sa kanya. Napangiti siya rito. Hindi niya akalain na gagawin ito yon. Ngunit sa tingin niya, hindi naman ito nag-flirt sa kanya. She even looked innocent while she was introducing herself. Nang magkamay sila, suddenly ay nakalimutan niya na masyado siyang maraming iniisip. She had a greater calming effect on him than breathing deeply for 10 times. Take a seat, Brianna. Alok niya rito. Hindi na, salamat na lang. Nagmamadali ka sa ako. Anyway, it was nice to meet you. Nakangiting tanggi nito. Muntik na niyang batukan ang sarili. Nakalimutan niyang paalis na rin pala siya. And thanks for this. Anito, at itinaas pa ng bahagya ang bit-bit na kape. Nagtaka siya. Hindi niya maalalang na inilibing niya ito ng kape. Ngunit bago pa siya makapagtanong ay nakaalis na ito. Nagtatakang sinundan na lamang niya ito ng tingin. Mukhang naipagkamali siya nito sa iba. Marahil ay akala nito ay sa kanya galing ang libreng kape, kaya ito nakipagkilala sa kanya. Napailing niya lang siya. Ang malas naman na nagbigay rito ng kape, siya ang nakinabang sa 200 pesos nito. Nahabol pa ng tingin niya ang pagsakay ng babae sa taxi. She really looked adorable and amazing. Matangkad ito, ngunit mukhang inosente. Tamang-tama ang description niya rito na isa itong anghel. Once the taxi was out of sight, he felt empty, which was stupid. Kung ano-anong kalokohan ang nararamdaman niya. Marahil kaya ganun, ay dahil pressured siya sa mga bagay na dapat niyang tapusin. Brianna, ang saya mo yata. Bungad ng kuya iyan niya pagpasok nito sa sala. Nakangiting tinignan niya ito. Habang nag-iimbentaryo kasi siya ng sales ng computer shop nila, ay napapangiti siya. Pinanlibre kasi sa akin ng kape sa MBCS. Nakangiti pa rin pagkukwento niya. Dahil lang sa libreng kape, ganyan ka nakaligaya? Hindi makapaniwalang tanong nito. Saka inilapag sa sahig ang isang CPU. Computer technician ang kapatid niya at may sarili itong computer repair shop na katabi ng computer shop nila. It was extraordinary. Sa buong buhay ko, ngayon lamang may sobrang gwapong lalaki na nalibre ng kape sa akin. Feeling ko tuloy ang ganda-ganda ko. Nakangising sabi niya. Luka-luka? Umiiling na sabi nito. Saka binuhat uli ang CPU at dumiretso sa kwarto nito. Simple lamang ang bahay nila. Sapat lamang ang laki na yon para sa kanilang magkakapatid at sa ama nila. 3 years ago, noong naulila sila sa ina, namatay ito sa sakit na cancer. Iyon na yata ang pinakamabigat na dagok sa buhay nila. But they managed to move on. Nakapagpatayo siya ng computer shop. Ang kuya iyan naman niya ay umalis sa trabaho at nagtayo ng sariling computer repair shop. At si Jane ay kontento na sa pagbabantay sa computer shop nila. Saka na lamang daw ito maghahanap ng trabaho kapag nagsawa na ito sa pagmumukha ng mga customer nila. Simple man ang buhay nila, masasabi niyang napakaswerte pa rin nila. Hindi nila kailangan mangutang para mabuhay. At hindi nila kailangan gumawa ng masama para makakain ng 3 beses sa isang araw. Pero ang sabi ng mga kaibigan niya, swerte nga siya sa financially, pero malas naman siya sa romantically. A year ago, iniwan siya ng boyfriend niya sa loob na 5 taon dahil sa mga pangarap nito.
Mas pinili nito ng mga ibang bansa at doon manirahan kaysa ang makasama siya. Hindi niya ito masisisi dahil gusto rin ito ng maayos na buhay. Ngunit hindi niya maiaalis sa sarili na hindi masaktan. Iniwan kasi siya nito sa ere. But sometimes life was just like that. May nawawala, may dumarating, may umaalis at mayroong papalit. Ang masama lang, wala pa rin itong kapalit sa puso niya. Hindi naman niya masisisi ang puso niya. Si Vincent pa lamang ang nag-iisang lalaking minahal niya. Pulos magagandang ipinakita nito sa kanya. She felt special when they were still together. May mga bagay nga lang na kailangang isakripisyo para magtagumpay. At sa kaso ng ex-boyfriend niya, siya ang kailangan nitong isakripisyo. Ate Brianna, ang lalim ng iniisip natin ah. Una sa kanya ng pinsan niyang si Raynan. Ito ang kapalitan ni Jane sa pagbabantay sa computer shop. Siya na rin ang nagpa-aral dito ng 2-year computer course. Hindi naman masyado, Raynan. Siya nga pala. Palitan mo na si Jane doon. Baka nakatirik ng mga mata nun sa gutom. Pabirong sabi niya. Past 12 na ng tanghali at hindi pa kumakain ng kapatid niya. Oo nga ate, papunta na nga ako roon. Wika nito, pagkatapos ay lumabas na ng bahay. Nasa bungad ng kalsadang computer shop nila. Dumaraan lang siya roon kapag gusto niya. May ibang bagay rin kasi siyang niraraket para madagdagan ng kita niya. Bukod sa pagsusulat ng mga magazine article, tumatanggap din siya ng typing job. Sa susunod na taon, iplano niyang bumili ng magagandang gamit para sa printing at bookbinding at magandang klase ng photocopy machine. Lahat ng klase ng negosyo na maaari niyang pagkakitaan ay papasukin niya. Ganoon siya ka-business minded. Kaya nga nagtataka siya sa sarili kung paano nakuha ng Gia na yon ang atensyon niya. Given na gwapo ito at mukhang mabango, pero hindi talaga siya mabilis ma-attract sa isang lalaki. Lalo pa, at hindi naman siya ang tipo ng babae na tumitingin sa panlabas na anyo. There was something about the guy that caught her attention and piqued her curiosity. Hindi rin siya basta lang nakikipagkilala kung kani-kanino. Ngunit sa pagkakataong yun ay siya pang unang nagbigay ng pangalan niya rito. Nang gugulumihanan man siya, sa isang banda ay masaya naman siya. At least ngayon, alam niyang may kapasidad pa siyang magkagusto sa iba. Hindi si Vincent ang huling lalaking mamahali niya. Malamang na may iba na rin ang ex-boyfriend niya. Kaya mamatamisin na rin niyang makipagkilala sa iba, lalo na at sa kasingkisig ni Gian. Pagkatapos ng meeting ni Gian sa programmers ng kumpanya, ay nagkulong na siya sa kanyang opisina. Sisimula na nila kinabukasan ang pagbe-brainstorming para sa Galensya. Iyon ang title ng updated version ng naunang laro na pinasikat nila. Sa ngayon, ay inuubos niyang oras sa pagbaliktanaw sa nangyari sa MBCS kaninang umaga. Hindi niya alam kung bakit hindi maalis sa isip niyang mukha ni Brianna. Maisip pa lamang niyang nakangiting mukha nito ay nagliliwanag ng paligid niya. If that was love at first sight, then so be it. Kahit pa nga hindi siya naniniwala roon. Maybe I can call it attraction at first sight. Mahinang wika niya. Kuya, nahihibang ka na ba? At kinakausap mo ng sarili mo? Gulat na niningon niya ang nagsalita. Bigla siyang napadiretso ng upo. Hayunan naman ang pasaway niyang kapatid. Sarina hindi masamang kumatok. Kuya naman, alam mo naman kahit kailan hindi ako natutong kumatok. Sana inilak mo na lang ang opisina mo. Wika nito, saka umupo sa harap niya. So, why are you acting like that? It's none of your business, sweetie. Nakangiting sagot niya. I can smell romance in that smile. Siya nga pala. I saw you at MBCS a while ago. Doon ka rin pala tumatambay? Anito, habang binubuting-ting ang laman ng pencil holder na nakapatong sa ibabaw ng mesa niya.
Yes, madalas na rin ako roon. Nakita nga rin kita. Hindi lang kita nilapitan kasi katahimikan ang ipinunta ko sa lugar na yon. At hindi pang padagdag ng stress. Pangiinis niya rito. Ngunit tulad ng dati, hindi ito tinablan. Word ang bunso niyang kapatid, kasing word ng ama nila. Yun siguro ang dahilan kung bakit hindi magkasundo ang mga ito. May babaeng lumapit sa iyo kanina. Maganda siya, ha? Sa halip ay wika nito. Naalala na naman niya si Brianna. Hindi naman niya napigilang mapangiti. Sinasabi ko na nga ba, yun ang dahilan ng pinagkakaganyan mo. Piliyang dagdag ni Sarina. I told you, sweetie, it's none of your business. How secretive. Anyway, 2 thumbs up ako sa babaeng yon. In case you need my help, narito lang ako. Sige na, kuya. Aalis na ako at baka naiinip na sa paghihintay sa akin ang numero unong tagasunod ni Papa. Sabi nito na ang tinutukoy ay si Mark. Kahit kailan, hindi rin nagkasundo ang mga ito. Napangiti na lang siya habang sinusundan ng tingin ang paglabas ng kapatid niya. Nakita pala nito ang paglapit ni Brianna sa kanya. And speaking of that girl, parang hindi siya mapapakali hanggat hindi niya ulit ako nakikita. Ngunit hindi naman niya alam kung paano umpisahan ang paghahanap dito. Mas mabuti siguro kung dadalasan niyang pagpunta sa MBCS. Baka sakaling makita niya ulit niya ito. Kapag nangyari yon, sisiguraduhin niya magkakausap na sila na mas mahaba-haba. Pagkatapos ng isang linggong pagpupuyat ni Gian at ng team niya para sa Galansya, nagtagumpay rin sila na mapagana ng maayos ang larong iyon. Satisfied naman siya sa kinalabasan niyon. Mas maganda pa ngayon kaysa sa inaasahan niya. Dahil hindi lang isip niyang pinagana niya. Lahat ng opinion mula sa team niya ang pinakinggan at pinag-iisipan niya. Kaya hayon, inilunch na ang Galansya at sa lahat ng mga gaming site. Ngayon din ang araw na magbibigay sila ng free installer sa mga computer shop sa kamay nilaan. At dahil sobrang attached niya sa Galansya, siya pa ang nag-propose na magkaroon ng isang tournament para sa mga player niyon. May nahanap na ba kayong lugar? Tanong niya sa sekretaryo niya. Yes sir, kung gusto niyo po, silipin natin ngayon ang tournament venue. Nakausap ko ng may-ari ng computer shop. Pumayag naman sila sa pricing natin. Saka magaling na player yung isang lalaki roon. Sa pagkakaalam ko, dati niyo siyang empleyado rito sa kumpanya. Sagot nito. Sige, aayusin ko lang ang distribution files ng mga free installer. Dahil samahan mo ko para makita ang lugar. Mayroon pa naman tayong 2 linggo para sa paghahanda, di ba? Yes, sir. Pagkaalis ng sekretaryo niya, ay inayos niya ang mga papeles sa mesa niya. Marami na pala siyang nakaligta ang pirmahan dahil masyado siyang busy sa paggawa ng Galanesha. Marahil inagwawala ng mga empleyado niya dahil nang nagdaang hapon pa dapat nakuha mga ito ang sweldo ng mga ito. Ngunit dahil hindi pa niya napipirmahan ang cheque na iwi-withdraw sana ng accounting staff niya, ay hindi pa rin sumusweldo ang mga ito. Pumalatak siya nang biglang may naalala siya. Tinawagan agad niya ang intercom ng sekretaryo niya at mabilis naman itong pumasok sa opisina niya. Tawagin mo accounting staff na nag-aayos ng sweldo ng mga empleyado. Ipapaayos ko na rin ang Christmas bonus nila. I've been too preoccupied. Pati bonus nyo nakalimutan ko na. Aniya rito. Ngumiti ito. Mukhang ginanahan itong magtrabaho. Napailing siya. Napag-isip-isip niya na parang wala siyang bonus sa Pasko. Yun pala ang malungkot sa isang boss na tulad niya. Walang magbibigay ng bonus sa kanya dahil siya ang nagpapaswaldo. Anyway, ititreat na lamang siguro niyang sarili bilang bonus. Nang maayos na ang lahat, ay sinamahan siya ng sekretaryo niya sa permanent venue para sa Galanesha. Sa isang computer shop sa Quezon City, siya dinala nito. Maganda ang computer shop na iyon. Maluwang kaya hindi mahihirapan ang mga player. Maganda ang ambience doon. The lights were neither too dim
nor too bright. Ganoon kakulay ng mga ilaw ang bagay para sa mga gumagamit ng computer. Sir Gian, tawag sa kanya ng isang lalaking nakatayo malapit sa server ng shop. Iyan! Bulalas niya nang ma-recognize niya ito. Isa ito sa mga paborito niyang maintenance ng computer shop nila sa kumpanya. Ito na yata ang pinakamaayos magtrabaho sa lahat ng maintenance nila. Ngunit nang naisin nito mag-resign ay wala na siyang nagawa. Kumusta ka na? Kaya ka pala nag-resign. Magtatayo ka na ng sarili mong negosyo. Sa kapatid ko talaga to, sir. May kaunting share lang ako. Yung computer repair shop na katabi nitong talagang pinagkakaabalahan ko. Masayang wika nito. Nagkwentuhan pala sila nito tungkol sa mga laro ng kumpanya nila. Isa siguro sa mga dahilan kung bakit magaan ang loob niya rito ay dahil pareho sila nito. Kahit lagpas 30 na ang mga edad nila, ay mahilig pa rin sila sa mga online game. Alam niyo naman tayo mga lalaki sa panahon ngayon, yung iba kong mga kaklase na may asawa at anak na ay pumupuslit pa rin makapaglaro lamang ng online games. Pagkukwento pa nito, speaking of asawa at anak, wala ka pa rin bang balak mag-asawa? Tanong niya rito. Wala pa, sir. Girlfriend nga wala, asawa pa kaya? Saka hindi naman ako nagmamadali. Kapag dumating, okay na. Kapag wala, okay na rin. E kayo, sir? Ganting tanong nito sa kanya. Natawa siya. Wala pa rin. Naghihintay pa rin ako ng tamang babae. Gustuhin ko mang magkapamilya. Wala namang babae na willing ako makasama habang buhay. Anong magagawa ko? Maraming babae ang bulag na pala ngayon. Akalain nyo, si Gian Antonio pang binabaliwala nila? Anito saka tumawa. Natawa uli siya. Kilalang apelyido niya kahit saan siya magpunta. Para sa kanya, apelyido pa lamang niya ay legacy na. Matagal na pinaghirapan ng kanyang amang pag-angat ng apelyidong iyon sa buong bansa at hindi naman ito nabigo. Masasabi niya na may impluwensya na rin ang pangalan nila, lalo na sa business industry. Ang importante ay masaya tayo sa mga buhay natin. Wika na lamang niya. Saka kontento na ako sa paggawa ng mga laro. Ang mga larong yun na lang ang nagsisilbing mga anak ko at ang asawa ko naman ay ang computer ko. Dahil doon ko sila binuo. Aniya, saka tumawa ng malakas. Tumawa rin ng malakas si Ian. Nakakaawa naman ako, no? Pati computer, inasawa ko na. Natatawang dugtong pa nila. Huwag ka mag-alala, sir. Darating din ang babaeng para sa'yo. Hintay-hintay lang. Sabi nga nila, kapag mas matagal naghintay, mas maganda ang bunga. Malay nyo. Napakaganda pala ng nakatadhana para sa inyo. Alam mo, hindi naman importante sa akin ang ganda. Basta mahal niya ako at mahal ko rin. Ayos na ako ron. Alam mo naman ako, hindi ako pihikan. Nakangiting sabi niya. Siya nga pala, maitanong ko lang, nakapag-install na ba kayo ng ganalan siya? Pag-iiba niya ng usapan. Lahat ng unit dito ay meron na, sir. Alam mo namang adik ako riyan. Saka alam ko naman na basta tatak Antonio, maganda, kaya ako na mismo ang nag-install. Honestly, yun na yata ang pinakamagandang regalong narinig niya para sa darating na Pasko. Knowing that someone appreciated his efforts was enough. Salamat Ian, nakakataba ka ng puso. Sinserong pagpapasalamat niya. Pwede ko bang itry ang laro dito? Tanong niya rito. Pumayag naman ito. Dalawa pa silang nalaro. Pansampuan kasi ang larong iyon. Ngunit maaari din iyong laruing mag-isa. Pwede rin computer ang maging kalaban o kakampi. Sa sobrang engross nila ni Ian sa paglalaro, ay mukhang naiinganyo ang ilang nakatambay roon na maglaro na rin ng ganilan siya. All of a sudden, napuno na naman lalaro ang computer shop. Nagkakaingay na rin at maging siya ay nakikisigaw na rin. That was the joy online gaming gave him.
Ang excitement na hatid ni Yon ay sapat na para maalis ang pagod niya sa maghapon at magdamag na paggawa niya kung ano-anong programming codes. Masasabi niyang worth it ang pinagpaguran niya. Tulad ngayon, hindi alam ng mga player na kalaro nila na siya ang pinakamasaya dahil napapasaya niyang mga ito dahil siya ang nasa likod ng larong pinagkakatuwaan ng mga ito. Wasn't that rewarding? Sinalubong si Brianna ng ingay pagpasok niya sa computer shop. Tinakpan niya ng isang kamay ang kaliwang tenga niya at saka dumiretso sa server kung saan prenteng-prenteng nakaupo si Jane. Anong meron? Nakakunot noong tanong niya rito. Tila wala itong pakaalam sa kumusyong nangyayari sa loob ng computer shop nila. Naglalaro lang sila ng Galanesha. Sagot nito na hindi siya tinatapunan ng tingin. At ikaw, masyado kaya tang busy na kahit tingnan ako hindi mo magawa? Naiiritang si Tanya rito. Ha? Patuloy pa rin ito sa ginagawa nito. Tumayo ka nga riyan? Galit na utos niya rito. Saka lamang ito tumingin sa kanya. Bakit ba kasi ate? Tila ito pa ang naiinis habang tumatayo. Hindi na lamang siya kumibo. Tiningnan niyang pinagkakaabalahan nito. May sinisili pala itong Facebook profile. Nang mabasa niyang pangalang nakapaskil sa monitor, bigla siyang nagka-interes. Gian Justin Antonio. Ang profile picture nito'y ang mukha ng lalaking na libre sa kanya ng kape sa MBCS. Paano mo nakilalang lalaking to? Tanong niya kay Jane. Eh kasi narito siya. Ayun, ini-add ko. Baliwalang sagot nito. Parang biglang trumiple ang bilis ng tibok ng puso niya. Bigla niyang nakalimutan ang ibig sabihin ng mga salitang relax at kalma. Narito si Gian? Nasaan? Mabilis na tanong niya sa kapatid. Nakatutok ang buong atensyon niya kay Gian. Sila kasi magre-rent ng shop natin sa second week ng January para sa Galanesha tournament. Sagot nito, she wanted Gian to notice her. Kasalukuyan siyang busy sa pag-iisip ng paraan kung paano magpapapansin dito nang bigla itong lumingon sa direksyon niya. At doon ay literal na tumigil ang pag-inog ng mundo niya. Pakiramdam niya isilang dalawa lang ang tao sa lugar na yon. Nang makilala siya nito, ay agad itong tumayo mula sa unit na inoccupan nito at lumapit sa kanya. Brianna, right? Nakangiting tanong nito sa kanya pagkalapit na pagkalapit nito. She was more than happy to know that he remembered her name. Sa tulad nito na napakagwapo at siguradong marami na itong nakilalang mga babae, nakaka-flutter malaman na isa siya sa mga natatandaan nito. Yes, and you're Gian, right? Nakangiting balik tanong niya rito. Nakangiting tumango ito. Kayo pala magre-rent ng computer shop next week? Magkakilala pala kayo? Singit ng Kuya Ian niya na hindi niya namalayang nakalapit na pala sa kanila. Nagkakilala kami sa Malbaracos Coffee Shop noong nakaraang linggo, Kuya. Pagkukwento niya na kay Gian pa rin nakatingin. Siya ba ang nagmamanage ng shop na to, Ian? Tanong ni Gian na sa kanya rin nakatingin. Titig na titig din ito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. Pero tila hindi sila naiilang na makipagtitigan sa isa't isa. Ako nga. Siya na ang sumagot sa tanong nito. Alam mo, Kuya Ian? Sa tingin ko, istorbo lang tayo rito. Singit naman ni Jane. Pagkasabi niyon, umalis na rin ang dalawa sa tabi nila. Naiwan siya sa server habang nasa harap lang ng mesa niya si Gian. Kumain ka na ba? Kapag kuwan, itanong nito sa kanya. Nagluluto pa lang si Papa eh. Nakangiting sagot niya. Maaga pa naman kasi. Hindi ka ba nagugutom? Minadaanan ka sa kumaliit na food place sa kabilang kalsada. Are you asking me out? Diretsyang tanong niya.
She didn't mean to say that. Masyado lang siyang na-excite dahil niyaya siya nito. Kung hindi siya nagkakamali ng sapantaha, type din siya nito. Well, yes, it's not a formal date. But yes, I'm asking you out. Nakangiting wika nito, napangisi siya. Hindi na siya nag-inerte pa. Tumayo siya at tinawag si Jane. Ikaw na munang bahala rito. Bilin niya sa kapatid. Sure ate, magpakasaya ka lang. Ani to sa baking dad sa kanya. Food trip ang nakasulat sa karatula sa lugar na pinuntahan nila ni Gian. Sa loob niyon ay may kung ano-anong klase ng maliliit na stall na may shawarma, shawmai, shawpaw, Korean noodles dessert station ng ilang sikat sa fast food chain sa Pilipinas, at kung ano-ano pa. Anong gusto mo kainin? Tanong niya kay Gian. Ikaw? Balik tanong nito. Ako? Hindi pwede. Aniya, saka humalakhak. Alam niyang green ang joke niya, ngunit napatawa niya ito. Yun palang lalong nagpa-amaze sa kanya. Musika kasi sa pandinig niya ang tawa nito. Yun ang unang beses na narinig niya itong tumawa. Ngunit parang matagal na niyang narinig yun. Nakakatuwang isipin na siya ang dahilan ng pagtawa nito. Silly. Anito, saka siya hinila papunta sa isang bakanteng pwesto. Anong gusto mong kainin? Tanong nito sa kanya. Numiti muna siya bago sumagot. I want to try all of those. Pabirong sabi niya habang itinuturo ang mga stall. Sige, bibili ako. Nang akmang tatayo na ito'y pinigilan niya ito. I'm just kidding. Parang gusto ko rin kasing itry lahat. Nakangising sabi nito. Para itong bata na excited kumain sa isang fast food chain. Napangiti siya. Hindi kaya mag-alboroto mga tiyan natin niyan? Hindi yan. Pumunta ito sa mga lalagyan ng mga tray. Pagkatapos, isa-isa nitong nilapitan ang lahat ng stalls doon. Hindi niya mapigilang mapangiti habang pinapanood ito sa pagbili ng kung ano-anong pagkain. Maging ang mga salesperson ng mga stall ay tila na-amaze sa pagbili nito sa lahat ng stalls. Ang mga babae namang nagtitinda ay kitang-kitang paghanga sa kugapuhan nito. Kumpara sa mga lalaking naroroon, angat na angat si Gian. Walang binatbat ng iba pagdating sa height at kutis nito. Idagdag pa ang pagiging approachable at palangiti nito. He was really something. Pagkatapos itong mamili, ay bumalik na ito sa mesa nila kasamang dalawang crew na may bit-bit ding tray ng pagkain. Tawa siya ng tawa habang inaayos nito sa mesa ang lahat ng pagkaing binili nito. Hindi niya alam kung paano nila uubusin ang lahat ng yon. Why are you laughing? Kasi dalawa lang tayo, hindi dalawang po. Masyadong maraming mga yan para sa ating dalawa. Sagot niya habang pinagmamasdan ang dalawang order ng siomay, dalawang siopaw, dalawang regular box size ng french fries, dalawang strawberry sundae, dalawang hotdog sandwich, dalawang fried noodles, dalawang shawarma, isang box ng pizza na good for 2 persons, dalawang large soft drinks, at dalawang macaroni salad. Bibitayin na ba tayo mamaya? Tanong pa niya rito. No, may contest tayo. Kung sino hindi makaubos ng pagkain may consequences. Tila bata na wika nito. Anong consequence naman? Tanong niya habang sinusumulang lantakan ang siomay niya. I don't know. Bahala na. Basta kontesto. Excited the wika nito. Tinanggap niya ang hamon nito. Sa tingin niya kapag naubos niya ang lahat ng pagkain sa harap niya, ay 3 araw siyang magiging busog. Habang nilalantakan na nila ang sandamakmak na pagkain ay wala silang kaybuan. Hindi niya mapigilang matawa habang pinapanood itong kumain. What? Umiling lang siya. Maya-maya lang.
ay mukhang wala pang 1/4 ang nakakain niya, ngunit patapos na ito. Hindi niya alam kung paano nito ginawa yon, ngunit natutuwa pa rin siya rito. Pagkatapos nitong kumain, ay tinanong siya nito kung kaya pa niya. Hindi ko na kaya. Umiiling na sagot niya. Gusto mo sa'yo na lang? Alok niya pa rito. Busog na ako. Maawa ka sa bituka ko. Anito na hinihimas pa ang tiyan. Lalo siyang natawa. Para kasi itong nato-torture. Paano ba yan? Talo ka. Ano kaya magandang consequence para sa'yo? Tila natutuwang wika nito. Yung madali lang ha? Pakiusap niya rito. Hindi pa ako nakakabili ng pangregalo para sa Pasko. Samahan mo ako. Anito. Parusa ba yun? Alam mo ba na shopping ang isa sa maliit na bagay na na-enjoy ko? Hindi naman doon natatapos ang lahat. Ikaw ang mamimili ng magandang iregalo. Hahawak ng Christmas list ko. Magbabudget. Magbabalot ng mga regalo. At may dagdag pa. Ikaw rin ang magluluto para sa foundation namin sa December 24. Anito. Napanganga siya. Hindi ba sobra-sobra naman yon? Ayaw mo ba? Tanong nito nang hindi agad siya nag-react. Parang unfair naman. Napakarami ng gusto mong ipagawa sa akin. Pero mukhang mag-i-enjoy naman ako kaya sige na nga. Aniya sa kangumiti. Isa pa, ang ibig sabihin niyon ay makakasama niya ito. Sapat na yon sa pampakulay ng boring niyang buhay. Ipapabalot ko na lang yung mga natirang pagkain. Ibigay natin sa mga pulubi na madaraanan natin pabalik sa computer shop mo. Magkasama sina Brianna at Gian sa isang mall sa kahabaan ng EDSA. Hawak ni Brianna ang Christmas list at budget ni Gian. Muntik pa siyang masamid nang bigyan siya nito ng 100,000 piso. Iyon ang budget nito para sa Christmas gift. In all fairness, pati ang mga empleyado nito ay kasali sa list nito. Ganito na lang. Magpagawa na lang tayo ng personalized shirts para sa mga empleyado mo at para naman sa mga programmer mo. Bigyan natin sila ng gadgets. Para naman kay Mike, iba na lang iregalo mo sa kanya kasi siya ang pinaka-close sa'yo. Suhestyon niya. Nakita na niya kung gaano kadedicated sa trabaho ang sekretarya nito. Parang nakakalimutan na nga yata nitong kumain dahil payat ito. Sige, ang sabi ko nga sasama lang ako, ikaw ang boss. Nakangiting wika nito. About the foundation, dito na rin ba natin kukunin ang budget? No, may budget ang buong pamilya para doon. We always contribute to the foundation every year. Pero yung mga staff doon, nakalista ang mga names nila sa list na binigay ko sa'yo. Ngayong taon lang ako nag-assign sa foundation. Last year kasi sina Anil ang nag-organize ng lahat. Paliwanag nito. Si Anil ang bunsong kapatid nito na lalaki. Nakilala niya ito noong isang araw. Isinama kasi siya ni Gian sa bahay ng mga ito para makilala niya ang pamilya nito at para magka-idea raw siya kung ano ang bibilihing regalo para sa mga ito. Doon niya rin nakita kung gaano ito kayaman. She couldn't call their home a house anymore because it was a mansion. Sobrang laki niyon. Hindi nga niya akalain na napaka-approachable ni Fernando Antonio, ang ama ng mga ito. Mukha lang itong istrikto ngunit mabait pala itong kausap. Pinakisamahan siya nito ng maayos. Marami rin itong ikinuwento sa kanya. Nalaman niya na panganay pala si Gian sa 6 na magkakapatid. Si Anthony naman ang pangalawa. Hindi pala imik at mukhang napakaseryoso nito. Sa Ansel naman ang pangatlo na late nang dumating ay tila may sariling mundo at kakaibang manamit. Sa Batangas pala ito nalalagi. Ayon kay Gian, mas nais itong pamahalaan ng Hacienda Carmela. Ang Hacienda ng mga Antonio na ipinangalan sa namayapang ina ng mga ito.
pinakasweet para sa kanya ay si Andrew. Nagulat pa siya nang makita ito. Isa kasi itong sikat na TV personality. Bagay na bagay ito mag-artista dahil maganda ito makitungo sa ibang tao. Si Anil naman ay cute at masarap kausap para sa kanya. Ito ang pinaka-the best kasama sa mga lalaking Antonio. At syempre, ang bunso ni si Sarina. Saring ang tawag nila rito. She was really cute and charming. Ito ang prinsesa ng mga Antonio. Nakikita niya na may pagka-spoiled ito. Hindi lang sa papa nito kundi pati na rin sa mga kuya nito. Nakikita niyang sarili kay Sarina. Nais nito maging businesswoman. Kaya lang ayaw ro itong payagan ng ama. Ngunit persiguido ito dahil ungot ito ng ungot sa ama nito. Kahit naroon siya. And one more thing. Sarina told her she liked her. Tinutudyo pa siya nito sa kuya Gia nito. Tinawanan na lamang niya yon dahil sa tingin niya ay malabong mangyari ang nais nito. Masasabi niyang magkaibigan na sila ni Gian. Hindi niya alam kung lalagpas pa sila roon. Sa antas pa lang ng buhay ng mga ito, ina-intimidate na siya. Brianna, are you okay? Tanong ni Gian sa kanya habang papasok sila sa isang boutique. Numiti siya rito. Oo naman, bakit? Nanahimik ka nalang bigla eh. Ready ka na ba na ipag-shopping ako? Oo naman. Tumatangong sagot niya. Siya nga pala. Bukas na tayo magpagawa ng personalized shirts. Tapos ayusin na rin natin yung gagawin nating event para sa Antonio Foundation. Anito. Sure. Mamaya pag uwi natin, may surprise ako sa'yo. Nahiya kasi ako sa pang-aabala sa'yo. Nakangiting wika nito. Hinawakan nito ang kamay niya at hinila na siya. Hindi agad siya nakapagsalita. Nagpatianod lamang siya habang tinitingnan ang kamay niya na hawak nito. Ayaw man niya itong pangarapin, hindi pa rin niya magawang pigilin ang kanyang damdamin. May mga pagkakataon na dumadaan sa isip niya. Na what if they fall for each other? Wouldn't that be a nice idea? Pagkatapos mamili ni na Brianna at Gian, hindi na nila nagawang kumain sa mall dahil marami silang bit-bit. Inihatid na lang siya ni Gian sa bahay nila. Namili rin ito ng panregalo sa pamilya niya. Pero hindi nito yon pinakita sa kanya. Natuwa siya sa thoughtfulness nito. Sir Gian! Bati agad ng kuya Ian niya rito. Tumawa ito. Ian, huwag mo na akong tawaging sir. Parang awa mo na. Napapangiti siya tuwing nakikita niyang closeness ng mga ito. Lalo tuloy niyang hindi mapigilan ng sarili sa isiping isang magandang bagay na maging nobyo niya ito. Close na ito sa pamilya niya. Kahit halos isang linggo pa lamang ito nagpabalik-balik sa bahay nila. Hinayaan na lamang niyang mag-usap ang mga ito. Dumiretso siya sa kwarto niya at nagpalit ng damit pambahay. Pagpunta niya sa kusina ay nagulat pa siya dahil napakaraming pagkain doon. Bakit ang daming pagkain pa? Tanong niya sa ama. Galing dito ang sekretary ni Gian. Ipinadala raw ni Gian ang mga to. Mabuti nga at maaga siyang dumating. Muntik na kasi ako magluto ng hapunan. Sagot nito. Napatango na lamang siya. Tinawag niya ang kuya niya at si Gian. Sabay-sabay na silang dumulog sa mesa. 12 days na lang pala Pasko na. Wika ni Jane habang kumakain sila. Noon lang niya na-realize na hindi pa siya nakakapaghanda ng mga pangregalo. Pagkatapos silang maghapunan, ay sinamahan siya ni Gian sa teresa nila. Nakagawianan niyang magkape roon pagkatapos kumain. Mukhang nasanay na rin si Gian sa routine niya dahil ito pa ang nagdala ng tasa ng kape niya. Hindi ka ba natatakot na makarnap ang kotse mo? Kapag kuwan, itanong niya rito habang nakatingin sa midnight blue Rolls Royce Phantom car na nakaparada sa harap ng bahay nila. Isa sa mga pangarap niya ang magkaroon ng ganong uri ng sasakyan. Ngunit kahit 20 taon yata siya mag-ipon, ay hindi siya makakabili ng ganoong sasakyan. Look at your car.
Napakamahal niya yan. Ikaw lang sa lahat ng kakilala ko may ganyan. May init sa mga mata ng mga carnapper yan. Hindi ako natatakot. Hindi ko kasi iniisip na mangyayari yon. Pulos magagandang bagay lang iniisip ko para yun ang ma-attract ko. Saka tiwala naman ako sa security ng sasakyang yan. Anyway, I have a surprise for you. Anito, saka iniabot sa kanyang isang paper bag. What's this? Nakakunot noong tanong niya rito. Yung surprise ko sa'yo. Akala ko yung pagkain kanina na pang festang surprise mo sa akin. Natatawang tinanggap niya ang paper bag. Tumawa siya na makita niya ang laman niyon. Isa yung green hug stuffed toy. Iyon ang kalaban ng Angry Birds. Paborito niyang larong iyon. She had a collection of Angry Birds item inside her room. How did you know that I like this stuff? Nakangiting tanong niya. Jane told me. Nakangiting sagot nito. You know what? I find them cute. Next time patingin ang collection mo. Naku, kaunti pa lang mga yon. Thanks dito ha. It really made her happy. Kahit nga siguro regaluhan siya ng Angry Birds pen, ay masaya na siya. Ganon talaga siya. Mababaw ang kaligayahan. You're very welcome, Brianna. Nakakatuwa ka. Yung ibang mga babae, nagdidemand ng mamahaling alahas, bag o sapatos. Ikaw, stuff toy lang masayang masaya na. Kahit kailan, hindi ako naging high maintenance. Pabirong sabi niya. Wait, may ibibigay rin ako sa'yo kapalit itong napakakuyot na hug na to. Hintayin mo ako riyan. Nagtungo siya sa kwarto niya at kinuhang isang red mug na may Angry Birds design. Pagbalik niya ay inabot niya rito ang mug. It's for you. Hindi ko pa nagagamit yan. Tingnan mo naman nakabox pa. Nakadisplay lang iyon sa kwarto niya. Ang ginagamit kasi niya yung dilaw. Wow, thank you! Nakita niya sa mga mata nito ang talagang natuwa ito sa binigay niya. Kung makapag-thank you ka naman, eh ang mura-mura lang niyan. Aniya, saka muling umupo sa harap nito. It's the thoughts that count, Brianna. I know how important these things to you. Part ito ng collection mo. And yet you're still giving it to me. We're friends naman. Wika niya. Bukas may ibibigay uli ako sa'yo. Bukas 11th day na. Ano kaya magandang ibigay sa'yo? Tila nakikipag-usap sa hangin na tanong niya. Numiti ito ng maluwang. Wow! Para ho tayo nang naiisip. Nakaready na nga ako para sa grief ko sa'yo bukas. We think the same. Appear! Napapangiti si Gian habang nakaupo sa swivel chair niya at pinagmamasdan ang mug na ibinigay ni Brianna sa kanya. Inilapag niya iyon sa ibabaw ng mesa niya sa office niya sa loob ng bahay nila. That girl was really special. She could wholeheartedly give something every important to a friend. He really appreciated her kindness and sweetness. Unti-unti inagugustuhan na niyang mga bagay na gusto nito. Ang akala niya ay isip bata na siya dahil mahilig siya sa online games. May mga isip bata pa pala sa kanya. But she still looked cute kahit na nangongolekta ito ng mga pambatang item. Naninibago lang siya sa sarili niya. Dati kasi ay hindi siya ang bumibili ng regalo para sa girlfriend niya. He let Mike do that. Masyado siyang busy para gawin yon. But for Brianna, na hindi naman niya girlfriend, siya pa talaga ang namili ng regalo para dito. Ang swerte naman ng girlfriend mo, sir. Alam niyo kung anong appealing sa aming mga babae? Natawa siya nang maalala niya ang sinabi ng sales lady sa kanya habang naghahanap siya ng mga magagandang stuffed toy para kay Brianna. Tumayo siya at kinuha ang mug. Pumunta siya sa kitchen at nag-brew ng coffee. Hinugasan muna niya ang mug bago niya yon sinalina ng kape. He couldn't help but smile as he sipped his coffee. Ang mug ang nagpapa-espesyal sa kape. Wala naman talaga siyang balak magkape. Gusto lang niyang gamitin ang mug. Pakiramdam niya ay daig pa niyang isang teenager na dumaraan sa poverty days. Wow!
I like your mug, kuya. Muntik na niyang maibog ang iniinom na kape sa biglang pagsulpot ni Sarina. Saan mo nabili yan? Gusto ko niyan. Tila batang pag-iinerte na naman ito. Someone gave it to me, kaya hindi ko to pwedeng ibigay sa'yo. Bibilhan na lang kita kapag may nakita ako. Anya rito. Kuya ha, gumagamit ka na ng ganyang bagay? Kanino galing yan? It doesn't matter. Matulog ka na. Late na kaya huwag ka nang lalabas. As if naman lumalabas ako ng ganitong oras. Sige na, dyan ka na nga. Yun lang, at nagmarcha na ito palabas ng kusina. Pagkaalis nito ay saka naman dumating si Anthony. Kumukuha na ito ng tubig sa refrigerator nang mapansin nito ang mug niya. Kailan ka pa nahilig sa ganyang bagay, Tola? Tanong nito, saka tumawa. Regalo lang? Nakangiting sagot niya. This is the first time I've seen you use the gift like that. Kung sino mang nagbigay niyan, mukhang napaka-espesyal niya sa'yo. Hindi na siya nagkomento pa. Dumating din si Anil at napansin agad nito ang mug na gamit niya. Nice mug, kuya. Kailan ka pa gumagamit niyan? Tanong nito, saka tumawa ng malakas. Tuwang-tuwa sa Angry Birds sa mga bata sa foundation. May bracelet pa silang suot na ganyan ng design. If I'm not mistaken, Baller ang tawag nila ron. Kanino pala galing ang mug na yan? Kay Brianna. Matipid na sagot niya. Really? Tal Ate Brianna, I want something like that. Paborito kasi ni Gary yan. Iingitin ko lang siya. Wika pa nito. Who's Gary? Isa sa mga pinagtapos ng foundation. Lagi pa rin siyang nagpupunta sa foundation para dalawin ng mga bata. Nakangiting sagot ni Anil. Babae siya? Tanong pa niya. Yes. Mukhang may gusto ito sa Gary na yon. Napangiti na lamang siya. Minsan talaga, ganun silang mga lalaki. Inaasar nilang mga babaeng gusto nila para mapansin sila nito. Sige, sasabihin ko kay Brianna. Sabi na lamang niya rito. Girlfriend mo na ba siya? Tanong ni Anthony sa kanya. Kibigan lang, wala pa kaming isang buwang magkakilala, Tol. She's pretty at mabait. Bagay kayo. Wika ni Anthony bago ito lumabas ng kusina. Oo nga, Kuya Gian. Bagay kayo ni Ate Brianna. Ang ganda-ganda niya. Pag nagkaanak kayo, pihadong pulos cute ang mga yon. Sigunda ni Anil. Shut up. Magkaibigan lang kami. Masyado kang advance. May bibi kapag nalalaman dyan? Nagsasabi lang ako ng totoo. You obviously like her. Imagine, nagawa kanyang pagkapahin sa ganyang mag. Strange, diba? Pero aminin mo, you don't find it baduy. Rather, you think it's cute. Anito, tumatawang iniwan siya nito sa kusina. Napaisip siya. Sinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya attracted kay Brianna. Habang napapalapit siya rito, lalo itong nagkakapuwang sa puso niya. Minsan nga, ay mas madalas niya itong isipin kaysa sa mga dapat niyang intindihin sa kumpanya. Yes, he like her. 40 shirts, 20 red, and 20 white. Tapos papalagyan na lang natin ang mga to ng cute designs. Okay na ba to? Tanong ni Brianna kay Gian habang nakaupo siya sa passenger seat ng kotse nito. Ikaw po ang boss, driver mo lang ako. Sagot nito. Haler, pero mo kayang ginagamit ko. Anyway, mukhang may sukli pa to. Kapag may sukli, ipang shopping mo. Isipin mo na lang kapalit yun ang mga bagay na ginawa mo para sa akin. Ayoko nga. Kung ano man ang ginagawa ko, parte yun ang parusa mo sa akin nung hindi ko naubos yung mga pinagbibili mo sa food trip. Ang mabuti pa, pag may sobra, ipang feeding program na lang natin sa isang barangay rito sa Quezon City. Nakatulong pa tayo. Suggestion niya. That's good. Pwede rin. Sabi ko nga at paulit-ulit kong sasabihin, ikaw ang boss. Susundin ko ang lahat ng gusto mo. Hindi niya alam
kung ano ang dapat niyang maramdaman sa sinabi nito. Ayaw niya mag-presume at isiping may gusto ito sa kanya. Ngunit daig pa nito ang nobyo niya para magsalita ng ganun. Naririnig kasi niya ang ganun sa boyfriend ng mga kaibigan niya. Pumunta sila sa isang shop na gumagawa ng mga personalized item. Binigyan sila ng libro ng mga sample picture para sa magagandang design na pang giveaway sa Pasko. Sa hinaba-haba ng pag-uusap nila ni Gian tungkol sa magandang design, sa wakas ay nagkasundo rin sila. Ang bait naman ng boyfriend niyo, ma'am. Pinagbibigyan kayo sa gusto niyo. Wika ng sales staff. Magsasalita na sana siya, ngunit naunahan siya ni Gian. Mabait po talaga ako. Anito, na tila nahihiya ni hindi nito itinamang akala ng sales staff. Napailing na lamang siya. Bakit hindi mo itinamang akala niya? Sita niya kay Gian nang pansamantalang umalis ang babae upang kumuha ng official receipt. Tumawa ito. Okay lang yon para hindi siya ma-disappoint. Inirapan niya ito. Ewan ko sa'yo. Lumapit ito sa kanya. Galit ka ba? Nagjojoke lang naman ako kanina eh. Napangiti siya. Hindi ako galit. Hadi ka talaga. Yee! Ang sweet nila. Nagulat sila nang biglang magsalita ang sales staff. Hindi nila namalayan ang pagbalik nito. Tila lalo pa itong kinilig sa kanila. Bagay na bagay po kayong dalawa. Komento pa nito. Salamat. Nakangiting wika ni Gian. Nakangiting napapailing na lamang siya. Kung trip nitong sakyan ang panunodyo ng sales staff, bahala ito. Hindi naman siya mamamatay kung hahayaan niyang mga ito. Mamamatay sa kilig pwede pa. Magpagawa na rin kaya tayo ng shirts para sa event na gagawin sa foundation. Suhestyon nito. Pwede rin. Ilan ba kayo? Kumunot ang noo nito. Anong ilan ba kayo? Ilan tayo? Kasali ka sa event, diba? Oo nga pala. Sabi ko nga, kasali ako ron. Pahinging list. Magpagawa na rin tayo ng shirts para isang kuhanan na lang. Pagkatapos silang magbayad ay dumiretso na sila sa bahay ng mga Antonio. Ayon kay Gian, ngayon ibibigay ng mga kapatid at ama nito ang perang idudonate ng mga ito para sa foundation. Bukod pa yon sa ibang volunteers na nagbibigay ng pera sa Antonio Foundation. Ate Brianna, sinabi ba sa'yo ni Kuya Gian na gusto ko rin yung mag na binigay mo sa kanya? Salubong ni Anil sa kanila. Hindi niya sa akin sinabi eh. Hayaan mo. Bukas, if ever nababalik kami rito, dadalhin kita. Thanks, Ate Brianna. Anito, na yumakap pa sa kanya. Sa edad nitong 24, tila isip bata pa rin ito. Hey, tama na yan, Anil. Saway ni Gian sa kapatid habang pilit na inaalis ito sa pagkakayakap sa kanya. Napakaseloso mo naman. Reklamo ni Anil sa kuya nito. Natawa na lamang siya. Ate Brianna, gusto ko rin na magdi kuya. Tumatakbong wika naman ni Sarina habang papalapit sa kanila. Sige, dadalhan ko kayo sa susunod na pagpunta ko rito. Natutuwa siya sa mga ito. Kumakaakto parang hindi mayayaman. Kung alam lang ng mga ito kung gaano kalayo ng agwat ng kabuhayan ng mga ito sa kanya. Sabay-sabay silang nagmeryenda sa napakagarang sala ng mga ito, kasamang ama ng mga ito. Ang sala ng mga ito ay kasinlaki na yata ng buong first floor ng bahay nila. Si Brianna na bang bagong secretary, Gian? Tanong ng ama ni Gian sa anak nito pagkatapos ikwento ng huli na siyang nag-o-organize ng event. Hindi, Papa. Tinutulungan lang niya ako. Natalo kasi siya sa pustahan namin. Naku, Brianna. Huwag ka magpapauto rito sa panganay ko. Pabirong sabi nito sa kanya. Nag-i-enjoy rin naman po ako sa mga ganitong event, sir. Stop calling me sir, sweetheart. Wika pa nito. Sige po. Dahil sa magandang pakikitungo sa kanya na mag-anak ni Gian, nagiging at home na siya roon.
hindi nga niya akalain na hindi matapobre ang mga Antonio. Naalala pa niya nung unang beses na tumapak siya sa bahay na iyon. Sobrang kabado siya dahil alam niya kung gaano kataas ang antas ng buhay ng mga ito. But the Antonios prove her wrong. Isa ang pamilyang iyon sa buong mundo sa pinakamagaling makisama. Isang oras ka nang nagbabalot ng mga regalo, hindi ka pa rin tapos? Wika ni Gian Kibriana na paupong nakasalampak sa sahig ng opisina niya sa bahay nila. Tahimik at seryoso itong nagbabalot ng regalo. Mukhang nag-i-enjoy naman ito dahil kahit marami pa itong babalutin, hindi ito nagre-reklamo. Nakakahiya naman kasi kung hindi pulidong pagkakabalot ng mga to. Sagot nito na hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Hindi na siya sumagot pa at hinayaan na lamang ito. Ibinalik niya ang atensyon sa desktop computer niya at itinuloy ang pag-aasikaso ng mga file na ipinadala ng sekretarya niya. Pagkatapos niyang iprint ang lahat ng dapat iprint at pirmahan ang lahat ng dapat pirmahan, ay tiningnan uli niya si Brianna. Busy pa rin ito at tila walang pakaalam sa presensya niya. Gusto mong tulungan na kita? Alok niya rito. Pagkatapos itinabihan niya ito. Marunong ka ba? Sa wakas, itinapunan din siya nito ng tingin. Hindi, sagot niya, saka tumawa. Manood ka na lang sa akin kung ganon. Pagkain gusto mo? Hindi na, kumain naman tayo kanina. Saka mas mapapatagal ako kapag pinakain mo pa ako. Relax ka lang dyan, huwag mo akong intindihin. Umupo siya sa couch at pinagmasdan na lamang ito habang abalang abala ito sa ginagawa. Para siyang nanonood ng isang magandang pelikula, kaya hindi niya magawang kumurap. Hindi niya akalain na kaya nitong kunin ang atensyon niya sa mga simpleng paraan nito. In fact, she wasn't doing anything to catch his attention. Nagbabalot lang ito ng regalo. Pagkalipas ng isa pang oras, inatapos din ito. Mukhang natuwa ito sa mga binalot nito dahil malapad ang ngiti nito habang pinagmamasdan ang mga ginawa nito. Sa isang araw, tuturuan na kitang magbalot dahil marami tayong bibilihing regalo para sa mga bata ng foundation nyo. Kapag kuwan, ay sabi nito sa kanya, sige, mabuti pa nga para hindi ka masyadong mahirapan. Maupo ka muna rito. Tinapik niya ang espasyo sa tabi niya. Tumalima naman ito. They were only inches apart and he wanted to get closer. Napagod ka ba? Tanong niya rito. Hindi naman. Ikaw, napagod ka ba sa pag-upo at panonood sa akin? Nakangiting balik tanong nito. Natawa siya at ginulo ang buhok nito. Anong gusto mong reward? Ice cream. Mabilis na sagot nito. Hindi niya alam kung bakit pero gumagaan ang pakiramdam niya kapag umaakto ito na tila bata. Pakiramdam niya ay naglalambing ito sa kanya. Tara, yaya niya rito. Tumayo siya at hinawakan ang kamay nito. Teka lang, pigil nito nang aktong hihilahin na niya ito. 11th day before Christmas ngayon, may ibibigay ako sa'yo. Naghalughog ito sa bag nito. Maya-maya lang ay inabot nito sa kanyang isang maliit na regalo. Binuksan niya yon. Tatlong plain colored handkerchief ang laman niyon. Bawat isa ay may nakabordang pangalan niya. Ako mismong nagtahi ng pangalan mo dyan. Halatang proud ito sa trabaho nito. Salamat Brianna. Ako rin may regalo sa'yo. Wait lang. Nagtungo siya sa gilid ng table niya. Kinuha niya roon ng isang pulang paper bag. Pagkatapos, iniabot niya yun dito. Pwede ko na bang buksan? Tanong nito. Sure. Pakiramdam niya ay may tumalon sa puso niya nung unti-unti itong umiti habang pinagmamasdan ang regalo niya rito. Ang cute nito! Pigil na tili nito. Isa yung lamp na may Angry Birds design. Nakitan siya roon na naghahanap siya online ng regalo para dito. Pandagdag collection. Aniya. Hinawakan uli niya ang kamay nito at hinila ito patayo. Ilabas na kaya natin ang mga regalo para sa pamilya at kasambahay nyo. Iwan na lang natin yung para kay Mike.
Suhestyon nito, bumitiw ito sa kamay niya at dinampot ang ilang mga regalo. He was a bit disappointed. Gusto pa sana niyang hawakan ng kamay nito, ngunit wala siyang nagawa. Tinulungan na lang niya ito sa pagda-transfer ng mga regalo patungo sa ilalim ng Christmas tree na nasa sala. Wow! Ready na sila para sa Pasko. Wika ni Andre na naabutan nila sa sala bit-bit ang mamahaling gitara nito. Hi Brianna, nice to meet you again. Ganoon talaga to. Binabati at niningitian ng lahat. Kung ano ang nakikita ng publiko rito tuwing nasa harap ito ng kamera, ganon din ito sa totoong buhay. Hello Andrew, hindi kaya tabisi ngayon? Ani Brianna dito. Tapos na ang taping. Sagot nito. Gusto mong sumama? Mag-ice cream kami ni Gian. Yaya ni Brianna sa kapatid niya. Lihim siyang nagdasal na sana itumanggi ang kapatid niya. Istorbo lamang ito sa kanila ni Brianna. Hindi na. Bawal ako sa malamig ngayon. Tama nang a love life ko lang ang malamig. Saka ayoko makaistorbo sa inyo. Tanggi ni Andrew. Lumapad ang ngiti niya. Nag-thumbs up pa siya rito pagtalikod ni Brianna. Kinindatan lamang siya ng kapatid. Nagtungo sila ni Brianna sa isang ice cream parlor na malapit lamang sa subdivision kung saan ito nakatira. Gusto na niya itong makapagpahinga, kaya iahatid niya ito pagkatapos silang mag-ice cream. Favorite mo talagang strawberry sundae? Tanong niya rito habang kumakain sila. Tumango ito. Pagkatapos, imuling kinutsara ang sundae na kinakain nito. Bukas, ako naman ang mag-treat sa'yo para maiba naman. Napangiti siya, para talaga itong bata. Saan mo naman ako ililibre? Bahala na, basta wag sa mahal ha. Tight ang budget ko. Pabirong sabi nito. Pagkatapos silang kumain, ay inihatida niya ito. Tumuli ka muna. Anyaya nito sa kanya. Hindi na. Kapag pumasok pa ako, mahirapan na naman akong umalis dahil mapapakwento na naman ako sa mga tropa peeps ko. Pabirong sabi nito na ang tinutukoy ay ang kuya niya, si Raynan, at ng kanyang ama. Ganun ba? O siya sige, mag-ingat ka na lang sa pagmamaneho. Good night, Brianna. Good night din. They had already said good night to each other. Pero wala namang umalis sa kinatatayuan nila. What? Kapag kuwan, ay tanong nito sa kanya. Parang may kulang lang. Anyway, don't mind me. Pumasok ka na. Lumapit siya rito para ipagbukas ito ng gate. Ngunit bigla itong humarap sa kanya. Dahil sa sobrang lapit nila sa isa't isa, hindi sinasadyang sumayad ang mga labi niya sa mga labi nito. Hindi agad sila nakakilos. Nagpakapigil-pigil siya upang hindi makagawa ng hindi kaaya-aya. Mabilis na lumayo siya rito. Sorry, hindi ko sinasadya. Nakayukong wika niya. No, it was my fault. Sorry. Malamig na wika nito, saka dire-diretsyong pumasok sa bakuran ng mga ito. Ni hindi man lang siya nito nilingon. Kung nagtatampo ito dahil sa hindi sinasadyang pagkakahalik niya rito, hindi niya alam. Ngunit hindi naman taga niya sinasadya yun. Hindi siya mapagsamantalang tao para gawin yun. Maaga pa lamang, inagbabalot na ng regalo si Brianna para kay Gian. Ang totoo, ilang oras pa lamang ang tulog niya. Pabiling-biling siya sa higaan na nagdaang gabi dahil sa hindi sinasadyang paglalapat ng mga labi nila. Honestly, naiinis siya dahil sa pagsasorry nito. Alam niyang nagpapaka-gentleman ito kaya ito nag-apologize. Kung hindi niya gustong nakahalik sa kanya, sigurado magdidiman siya ng apology. But she liked Gian, kaya na-insulto siya sa pagsasorry nito. Pero okay na siya ngayon. Ready na uli siya na pakiharapan ito ng maayos. Lumipas ng munting tampo niya rito. Wala naman kasi siyang dapat ikatampo. Minsan talaga ay inaatake siya ng pagkaluka-luka niya. And speaking of her knight in shining armor, tumatawag na ito sa kanya. Hello? Good morning, Brianna. Bati nito.
His voice was still husky. Mukhang kagigising lang nito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit kinikilig siya, marinig lang ang boses nito. "Good morning, Dean. Ang aga natin ah. Alas 6 pa lang kasi ng umaga. I just wanted to confirm if tuloy ang feeding program natin ngayon." "Oo, nagpaluto na ako. Malapit lang sa subdivision namin yung barangay na pagdarausan natin ng feeding program. If you want, doon na lang tayo magkita. I-text ko sa yung exact place." "No, I'll pick you up. Sabay na tayo. By 8 na riyan na ako. Maligo ka na, sweetie." Bigla na lamang itong nawala sa kabilang linya. Marahil ay upang hindi na siya makatanggi sa nais nito. Ngunit hindi yon ang binigyan niya ng atensyon, kundi ang endearment na ginamit nito para sa kanya. Hindi niya alam kung gusto niyang tumalon, tumili o gumulong sa kilig. Nagmamadaling tinapos niyang binabalot na regalo. Pagkatapos ay naligo na siya upang pagdating ni Gian, iaalis na lamang sila. Bago mag alas 8 ay dumating na ito sa bahay nila. Nagtungo na sila sa barangay kung saan sila magsasagawa ng feeding program, kasamang ilang kapitbahay niya na nagboluntaryong tumulong. Bago nagsimula ang feeding program, ay niyaya siya ni Gian sa isang fast food chain dahil hindi pa raw ito nag-aalmusal. "Ako na magbabayad. Diba sabi ko sa'yo kagabi, treat ko ngayon?" Sabi niya rito habang nakapila sila sa counter. "Ikaw ang bahala, boss." Anito, saka umakbay sa kanya. Wala siyang nadamang pagtutol sa ginawa nito. Masaya pa nga siya dahil sa amoy pa lang nito ay busog niya siya. Sobrang bango nito. Akbayan lamang siya nito buong maghapon. Pihadong hindi siya makakaramdam ng gutom. Ini-enjoy pa niya ang pagsinghot sa amoy nito nang biglang may tumawag sa kanya. Nang lingunin niya iyon, ay natulala siya. "Vincent?" Sambit niya na nasa katabing pila ang ex-boyfriend niya kasamang isang babae na marahil ay girlfriend nito. "Yes, kamusta?" Nakangiting tanong nito sa kanya. "Eto, okay naman. Happy. Ikaw?" Pilit ang ngiting sagot niya. Kahit paano ay may sakit pa rin siyang nararamdaman sa muling pagkikita nila. "Eto, soon to be married. Siya nga pala, si Stephanie, bride to be ko." Nakangiting pagpapakilala nito sa babaeng ipinalit nito sa kanya. Bitter na kung bitter, ngunit isang taon pa lamang silang nagkahiwalay. Ngunit ito ikakasal na samantalang siya, ni boyfriend ay wala. "Nice to meet you." Plastic na wika niya kay Stephanie. Ginitian naman siya ng babae. "Kailan ka pa nakabalik dito?" Balik niya kay Vincent. "Last week lang. Sino siya?" Tanong nito na sa katabi niya nakatingin. "Ah, si Gian. Gian si Vincent. Nice to meet you, pare." Nakipagkamay si Vincent kay Gian. "Boyfriend mo?" Tanong nito sa kanya. Hindi niya alam kung anong isasagot nito sa tanong na iyon. Kapag sinabi niyang oo, kahit paano ay mitataas niya ang ego niya dahil may papamukha niya rito na nakapag-move on na siya. Kapag sinabi niyang hindi, baka isipin nito na mahal pa rin niya ito. Ngunit nakakahiya kay Gian kung sasabihin niyang boyfriend niya ito. Bahala na. Saglit lang naman siya magsisinungaling. Mamaya na siya magpapaliwanag kay Gian. Hinawakan niya na mahigpit ang kamay nito. "Oo, boyfriend ko." Hanggang sa matapos silang kumain ni Gian, ay hindi ito nag-usisa tungkol kay Vincent at sa pagsisinungaling niya tungkol sa totoong estado ng relasyon nila. "Gian?" Tawag niya rito pagkabalik nila sa feeding program. "Hmm? Sorry kanina. Ginamit pa kita sa pagsisinungaling ko." Nagigilty na paghingi niya ng paumanhin dito. "Why did you have to lie?" Nakakunot noong tanong nito. Nabagabag siya sa ipinakita nitong reaksyon, kaya hinawakan niya ang mga kamay nito. "He's my ex-boyfriend. Isang taon pa lang mula ng mga ibang bansa siya at iwan ako. Tapos ngayon ipapakilala niya sa akin na mapapangasawa niya. Is that fair?"
Ayoko magmukhang kawaawa sa harap niya. Sorry, I use you. Hindi ko naman talaga gustong gawin yun. Kinailangan lang ng sitwasyon. Napayuko siya. Alam ko naman yon. Sana lang ay mas pinili mo na huwag magsinungaling. Hindi naman na natin siya makikita uli. Sorry. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa mga kamay nito. But if we see him again? Malumanay na tanong nito na wala ng pagkakakunot ng noon nito. Saglitan na tigilan siya at tinatansya ang magiging reaksyon nito. Would you just play along? Kapag nakita uli natin siya, pwede bang magpanggap uli tayo ng boyfriend kita? Hindi agad ito sumagot. Kapag gawan, huminga ito ng malalim. I can say no to you. Anito, saka bumitaw sa mga kamay niya. Sinapo nito ang magkabilang pisingin niya at hinalikan ang kanyang noo. Nagulat siya sa inakto nito. But at the same time, siya na yatang pinakamasayang babae ng mga sandaling iyon. Pagkatapos ng feeding program, ay dinaanan ni Gian at Brianna ang mga t-shirt na pinagawa nila ng nagdaang araw. Papasok na sila sa shop na matanawa ni Brianna si Vincent sa loob niyon. Hindi niya alam kung anong problema ng tadhana at mukhang siya ang trip niyon sa araw na iyon. Pangalawang beses na niyang nakita sa loob ng isang araw ang ex-boyfriend niya na mabilis pa sa hangin kung makapag-move on. Parang baliwala lamang ditong 5 taon nilang pagiging magkasintahan. Huminto siya at nilingon si Gian. Mamaya na lang kaya natin balikan yung mga shirt. Bakit? Dahil nasa loob ang ex mo? Nandito na rin lang tayo. Kunin na natin ang dapat kunin. We can have lunch after this. Don't think about me. I'll go along with your plan. Let's go. Seryosong wika nito. Pinagsalikop nito ang mga kamay nila bago siya iginiya papasok sa shop. Iniabot niya sa sales staff ang resibo ng mga t-shirt na naklaim nila. Nakilala agad sila nito, kaya mabilis itong kinuha ang mga pinagawa nila. Brianna, it's you again. Bati pa sa kanya ng hinayupak niyang ex-boyfriend. Yes, it's me again. Ang liit ng Quezon City, no? Kunwari, ay pabirong sabi niya. Ngumiti lang ito. Ang dami niyan ah, pangregalo sa Pasko. Puna nito pagkabigay sa kanya ng sales staff ng mga t-shirt. Yes, para sa mga empleyado ng boyfriend ko. At saka uniform para sa charity work namin sa December 24. Sagot niya. Talaga? May charity work kayo? Can we join you? Masayang tanong nito. Hindi agad siya nakasagot. Nagtatanong ang mga matang tiningnan niya si Gian. Sure pare, kailangan din namin ng ilang volunteers para sa event. We'd appreciate it if you could come. Nakangiti, ngunit formal na wika ni Gian. Tatawagan ko na lang si Brianna, sagot ni Vincent, saka bumaling sa kanya. Yun pa rin ba ang number mo? Yes. O siya, mauna na kami. Marami pa kaming regalong babalutin eh. Paalam niya rito. Pagkasakay nila ni Gian sa kotse, ay isang tinging humihingi ng pangunawang ibinaling niya rito. It's okay, Brianna. Basta ikaw anytime. I'm really sorry. Hindi kita dapat idinadami rito. Alam kong hindi ka masaya sa pagpapanggap para lang pagdakpan ng kagagahan ko. Ginamit kita para lang hindi masugatan ng pride ko. It's okay, Brianna. Nakangiting pinisil nito ang pisngi niya. Nang umiti siya ay pinaandar na nito ang sasakyan. Dumiretso sila sa bahay ng mga ito. Pagdating nila roon, ay eksaktong manananghalian na ang lahat. Sa kabila ng busy schedule ng magkakapatid na Antonio, sadyang inilalaan ng mga itong araw ng Linggo upang makasama ang mga ito at ang ama ng mga ito. Sinalubong agad siya ni Anil at Sarina dahil sa mag na ipinangako niya. Mabuti na lamang at hindi na yun nakalimutang dalhin kanina. Masayang-masayang dalawa dahil sa simpleng mag. Napangiti tuloy siya. Kuya,
Nakabili na ba kayo ni Ate Brianna ng mga pangregalo para sa mga bata sa foundation? Tanong ni Sarina kay Gian habang kumakain sila. Baka bukas pa. Bakit? Tanong ni Gian. Pwede bang effort na lang na i-contribute ko? Sasama sana ako sa inyo. Tapos tutulong na rin ako sa pagpe-prepare. Sure, para hindi naman masyadong maabala si Brianna. Sa wakas, Sarina, may naisip ka rin maganda bukod sa pag-resume ng assistant ko. Pagbirong sabi ng ama ng mga ito na nakaupo sa kabisera, inirapan ni Sarina ang ama nito. Ako kayang nakukonsumi sa mark na yun, Papa. Pagkatapos na masarap na pananghalian, ay inayosan niya ang mga t-shirt na ipangreregalo ni Gian sa mga empleyado nito. Bumili na ako ng paper bags, ayoko nang mahirapan ka sa pagbabalot. Ani Gian, sabay abot sa kanya ng isang malaking plastic bag. Salamat. Nakangiting wika niya. Ito nang pinaka-thoughtful sa lahat ng lalaking nakilala niya. Kahit ang dahil lang sa pustahan kaya nagkakasama sila nito ng ganon, hindi naman ito pumapayas sa pagpaparamdam sa kanya na para siyang prinsesa. Ramdam niya ang pagsisikap nito para hindi siya mapagod o mahirapan. Isa na siguro yun sa mga dahilan kung bakit hindi niya maiwasang mahulog dito. Maaga kong uuwi ha? Tambak na kasing dapat yung in-inventory ng sales computer shop ko. Saka kinukulit na ako sa article na dapat kong ipasa next week. Tatapusin ko na muna ang mga yon. Paalam niya kay Gian. Naggamot ito sa ulo. Sure, pasensya ka na ha. Ang laking abala ko na talaga sa buhay mo. Ano ka ba? Ayos lang yon. Masaya ako sa mga pinagagawa natin. Saka madali lang naman ang trabaho ko. Isa pa, kaya kong tapusin ang lahat ng mga dapat kong gawin hanggang mamayang madaling araw. Medyo late na lang siguro tayo mamili bukas sa mga pangregalo para sa charity event para makapagpahinga pa ako. Sige, hindi kita kukulitin maghapon para maaga kang makatapos. Pero sandali, bago ka umalis, ibibigay ko niya sana sa'yo yung gift ko. Remember? It's the 10th day before Christmas. Inabutan siya nito ng isang brown paper bag. Bedroom slippers na may Angry Bird design ang laman niyon. I love this! Tuwang-tuwang wika niya. Sa sobrang tuwa, iniyakap niya ito. I have something for you too. Saglit na kumala siya rito. Alam mo, dahil sa sobrang yaman mo, hindi ko na alam kung anong ireregalo ko sa'yo. Kaya eto, another personalized item. Ipinagawa ko yan. Hindi ko na kasi carry ang manahid dahil gahol niya sa oras. Sana lang magustuhan mo. Sabi niya, bago niya ibinigay rito ang regalo niya. Lumiti ito nang buksan nito ang regalo niya. Pencil holder yon na may naka-engrave na pangalan nito. It's cool. Mapapalitan ko ng lumang pencil holder sa office ko sa Antonio Games. Thanks, Brianna. Ani to. Saka humalik sa kanyang pisngi. Kinilig siya sa ginawa nito. Thanks din sa gift. It really made my day. Pagkabukas si Brianna ng email niya, isang damakmak na message mula sa editor-in-chief niya ang natanggap niya. Napakamot na lamang siya sa ulo. Yun na munang inuna niya. Mabuti na lang. At marami siyang na-experience ang nagdaang linggo. Kaya marami siyang maisusulat. Wala pang isang oras, inatapos niyang article at ipinasa na yon. Pagkatapos niyon, ay sinimula na niya ang madugong pag-inventory ng sales. Halos isang linggo niyang hindi naasikaso yon, kaya patay siya ngayon. Sa simula ng maayos naman ang report na Raynan at Jane, ngunit pagdating sa pangatlong araw ng sales report, ay sumakit na ang ulo niya. Ganun kagulo ang report ng kapatid niya kapag naglaro na ito ng online games. Minabuti na lamang niyang tumayo mulag sa pagkakain dyan seat sa gitna ng kama niya. Magkakape muna siya. Paglabas niya ng kwarto, ay laking gulat niya na makita niyang makakasalubong niya si Gian. Why are you here? Nagtatakang tanong niya rito. Noong inihatid kita kanina,
Naisip ko na baka gusto mo ng kape kaya binilhan kita. Anito, sabay abot sa kanya ng kape mula sa Malboracos Coffee Shop. Napangiti siya ng matamis. Malapit na niyang isiping may gusto rin ito sa kanya. Salamat, ikaw talaga? May chinelas na akong Angry Birds, may kape pa ako. Isinuot na kasi niyang chinelas na iniregalo nito. Basta ikaw, Brianna. Sige na, magtrabaho ka na. Aalis na ako para hindi ka na maabala. See you tomorrow. Inihatid niya ito hanggang sa sasakyan nito. Matagal nang nawala sa paningin niya ang kotse nito. Ngunit na natili pa rin siyang nakasandal sa gate na parang nangangarap. Para kang nasa ulap, anak. Untag ng kanyang ama sa kanya. Hindi niya namalayan ang paglapit nito sa kanya. Nagising naman siya sa pangangarap. Kayo talaga pa? Akala ko ba tuturuan mo ako mag-gift wrap? Tanong ni Gian kay Brianna. Tila nakalimutan na naman nito ang presensya nito. Naroon sila sa opisina niya sa bahay nila. Pagkatapos silang mamili sa mall ay dumiretso na sila roon. Oo nga pala, halika rito. Anito, sabay tapik sa espasyo sa tabi niya. Hinubad niya ang sapatos niya bago siya tumabi rito. Kapag kuwan, ay tinuruan na siya nito. Natutuhan naman agad niyang itinuro nito. Hindi nga lang kasing ganda ng gawa nitong mga nagawa niya. Hindi ganyan. Maya-maya ay punan nito, saka tumawa. Hinawakan nito ang kamay niya at iginiya kung paano niya gagawin ng tama ang pagbabalot. Hindi siya nag-i-enjoy sa pagbabalot ng regalo. Ngunit dahil ito ang nagtuturo, okay lang, kahit maghapon pa niyang gawin yon. Bakit hindi niyo ako tinawag? Diba sabi ko tutulungan ko kayo? Tila nagtatampong wika ni Sarina nang pumasok ito sa opisina niya. Paupong sumalampak din ito sa sahig. Pasensya na Sarina, nakalimutan ko. Hindi kasi ipinaalala ng kuya mo eh. Sabi ni Brianna, hindi na sumagot ang kapatid niya. Tumulong na lamang ito sa kanila. Dahil tatlo na silang gumagawa, mabilis silang natapos ang pagbabalot. Sabay-sabay na silang nananghalian. Pagkatapos, inanood sila sa sala ng isang romantic comedy na pelikula kasama ng papa niya. Nararamdaman niyang gusto ng ama niya si Brianna. Hindi man ito sabihin, ikitang-kita niya yon sa mga galaw nito. Ilang girlfriends na rin ang pinakilala niya rito. Ngunit wala itong trinato ng katulad ng pagtanggap nito kay Brianna. Brianna, gusto mo pumunta sa MBCS? Tweet ko. Yaya na rito pagkatapos silang manood. Sure, libre eh. Pagdating nila roon, ay umorder agad sila ng MB Latte at MB Original. Pagkatapos, ay pumesto sila sa veranda ng coffee shop. Ngayon lang uli ako nakabalik dito. Ani Brianna kapag kuwan. Ako rin. Ito nga palang gift ko sa'yo. Aniya, sabay abot ng isang pouch dito. Cellphone accessory na may Angry Birds design ang laman niyon. May kasama pa yung initials ng pangalan nito. Salamat. Ito naman ang para sa'yo. Ani to, saka inabot sa kanyang isang box. Pagkabukas niya niyon, ay tumambad sa kanya ang t-shirt na may nakaprint na caricature niya. Serenan ang nag-design niyan. Sabi ko nga gawa din niya ako. Magaling sa art ang isang yon. Ang ganda nito. Salamat, Brianna. Nakangiting sabi niya. Hindi niya usual na ginagawa ang pagre-regalo 12 days before Christmas. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit nagagawa niya ang mga unusual na bagay ng dahil lang kay Brianna. He could probably say that she brought out the best in him. Pati ang pagpapanggap na boyfriend nito sa harap ng ex-boyfriend nito ay pinatulan na rin niya. And speaking of the guy, nakita niya itong papasok sa coffee shop. Hindi nito kasama ang future wife nito. Nakita rin sila nito nung umakyat ito sa second floor ng coffee shop. Agad itong lumapit sa kanila. Ngiting-ngiti ito nang tawagin nito si Brianna.
Kung hindi lang nito ipinakilala sa kanila ang babaeng papakasalan nito, iisipin niyang may pagtingin pa rin ito kay Brianna. Vincent! Nice seeing you here. Wika ni Brianna. Halatang hindi nito nagustuhan ang paglapit ng ex-boyfriend nito sa kanila. Join us pare. Alok niya. Tumayo siya at tumabi kay Brianna. Hinayaan niyang umupo si Vincent sa binakante niyang upuan. Pagkatabi niya kay Brianna, ay mabilis na hinawakan nito ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Kung humihingi ito ng paumanhin para sa muling pagpapanggap nila, o sadyang nangangailangan lang ito ng lakas ay hindi niya alam. Basta ang alam niya, ay hindi niya ito pababayaan sa sitwasyon na iyon. Bumitiw siya rito, at inakbayan ito. Pagkatapos, hinawakan ng isang kamay niya ang kamay nito na nasa ilalim ng mesa. Lumalabas ang pag-superhero niya kapag nasa ganun itong sitwasyon. Pakiramdam niya ay kailangan niya itong protektahan. Hindi man ito ipinapakita, alam niyang nasasaktan pa rin ito. Kung hindi man ang puso nito ay ang ego nito. Nasaan ang fiancé mo pare? Tanong niya kay Vincent kapag kuwan. Nagpapasukat ng gown sa isang shop na malapit lang dito. Naisipan ko muna magkape kaya pumunta ko rito. Sagot nito. Wala pa ba kayong balak magpakasal? Tanong nito sa kanila. Wala pa. Pero darating din kay Marian. Busy sa negosyo ang girlfriend ko. Pinisil ni Brianna ang kamay niya. Alam niyang nagigilty na naman ito dahil nadaragdagan na naman ang kasinungalingan nila. Paano pala kayo nagkakilala? Dito kami nagkakilala sa MBCS. I found her attractive and maybe she felt the same way about me. Kaya kami nagkakilala. Pabirong sagot niya. Yes, I find him attractive. Nakangiting wika ni Brianna. Nitindian siya nito na parang mahal siya nito. If that could be called acting, then he show what a good actress. Dinaan niya ako sa ganyang ngiti kaya hindi na ako nag-aksayan ng panahon. Niligawan ko agad siya. Baka mawala pa. Magsisisi ako kapag hindi ko na uli nakita ngiting iyon. Pagkukwento niya, bukod sa panliligaw na sinabi niya, wala nang hindi totoo sa mga sinabi niya. Ang cheesy mo babe, ani Brianna, habang pinipisil nito ang kamay niya. Biglang nag-ring ang cellphone ni Vincent. Guys, I have to go. Tinatawagan na ako ni Stephanie. Huwag niyo akong kalimutang i-text tungkol sa charity work niyo ha? Sige na. Ani to. Pagkatapos ng maikling pakikipag-usap nito sa phone. Pasensya na. Hinging paumanhin ni Brianna pagkaalis ni Vincent. Anytime, sweetie. Wika niya. Saka ginulo ang buhok nito. Kung ang pagpapanggap bilang nobyo nito ang magiging paraan para makalapit siya rito, tulad ng nais niya, hindi siya magsasawang gawin iyon. Nakangiting pinagmasda ni Brianna ang 10 Angry Birds items na iniregalo ni Gian sa kanya. Narealize niya na hindi lang basta gusto niya ang nagbigay ng mga yon. There was something more. Malalim na ang nararamdaman niya kay Gian. Sa palagay niya ay mahal na niya ito. Lately kasi, tuwing nakakasulubong niya si Vincent, kasama ang future wife nito, wala na siyang nakakapang kahit na anong damdamin sa puso niya. Wala na ang galit at bitterness. Ang mas nararamdaman niya ay ang malakas na pagkabog ng dibdib niya tuwing sobrang lapit ni Gian sa kanya. May mga araw din na sobrang atat na atat siyang makasama si Gian. Kahit araw-araw naman silang nagkikita. Hinihintay na lamang niya ito na magtapat sa kanya. Nararamdaman niyang may pagtingin din ito sa kanya. Tawagin na siyang ilusyonada. Ngunit alam niya sa kaibuturan niya na mangyayari yon. At kapag dumating ang araw na yon, siya na siguro ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa. Si Gian ang pinakadabas na lalaking nakilala niya. He made her smile. He made her realize that every day was a day to look forward to. Mula nung makilala niya ito, wala nang nakakabagot o pangit na araw.
Wala na yata siyang pangit na nakikita sa buhay niya. Everything was bright and beautiful. Anak, narito na si Gian. Anang ama niya pagkatapos kumatok sa pinto ng kwarto niya. Automatikong napangiti siya. Marinig pa lang ang pangalan ni Gian ay napapangiti na siya. Isinukbit niya sa balikat ang bag niya bago siya lumabas ng kwarto niya. Ngayon gaganapin ang charity event sa Antonio Foundation. Kailangan nilang mag-start ng maaga para makahabol pa sila ni Gian sa Noche Buena. Nang makapagpaalam na sila sa kanyang ama ay sumakay na sila sa kotse nito. Ngunit nagtaka siya nang hindi agad nito pinatakbo ang sasakyan. What? Nakangiting tanong niya rito. Ibibigay ko na sana sa iyong 11th gift ko sa iyo. Nakangiting sagot nito. Hinintay niyang may abot ito sa kanya. Ngunit sa halip hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya. Titig na titig ito sa kanya. Kapag kuwan, ay unti-unting lumapit ang mukha nito sa mukha niya. Nagrigo doon ang dibdib niya. Kinakabahan siya. Ngunit mas matinding excitement na nararamdaman niya. And then the moment she waited has come. Lumapat ang mga labi nito sa mga labi niya. Magaan at masuyo ang paghalik nito. Ginaya niyang paraan ang paghalik nito sa kanya. It wasn't the first time that someone kissed her, but it was the first time she felt that way. Nanayo ang lahat ng balahibo niya sa katawan. And it was the first time she didn't want the kiss to end. He was kissing her as if he were a precious crystal gem. At hindi lang yon. Hinahalikan siya nito na parang mahal siya nito. Kung tamang hinala niya, yun ang sigurong araw na hinihintay niya. Ang araw na magtatapat ito sa kanya. Nang pareho silang pangupusan ng hininga, ay natapos ang halik ngunit hindi nito binibitawan ang magkabilang pisngi niya. And then, he kissed her lightly on the lips. I like you, Brianna. I like you more than you think. Masuyong sabi nito habang titig na titig sa mga mata niya. Sapat na sa kanyang mga salitang iyon. Hindi siya magdidemand ng I love you kung hindi naman yon ang nais nitong sabihin. He liked her at alam niyang love ang kasunod niyon. Maghihintay pa rin siya. At least now, nasiguro na niyang may pag-asa sila. So yun na bang regalo mo sa akin? Ayaw mo ba? Tila napapahiyang tanong nito. Natawa siya. Of course not. May gift din ako sa'yo. Pagkasabi niyon, ay hinapit niya ito sa batok. And then she kissed him with enough heat and passion to fire them up. Kung gentle ang pagkakahalik nito sa kanya, passionate at hot naman ang halik na iginawad niya rito. Kinuha nito ang kamay niya na nakapulupot sa batok nito. Pagkatapos ay pinagsalikop nitong mga kamay nila. Humigpit ang pagkakahawak nito sa mga kamay niya. Ramdam niya na may kung anong nabuhay rito, kaya itinigil niyang paghalik dito. Niyakap siya nito at magaan na hinalikan ang kanyang balikat. Don't do that again, sweetie. Tao lang ako. Humihingal na anas nito. Sorry po. Tumawa ito ng mahina. Don't say sorry. It's okay. Natatakot lang ako para sa'yo. Tara na, pumunta na tayo sa event at baka kung saan pa tayo makarating. Pagkasabi niyon, ay hinalikan siya nito sa kanyang noo. Magkahawa kamay na pumasok sa gusali ng Antonio Foundation si Gian at Brianna. Kakaibang ngiti ang sinalubong sa kanila ng mga tao roon. Naroon din ang pamilya ni Gian maliban kina Anil at Anthony, na abala raw sa trabaho kaya hindi nakarating. Naroon din ang ilang volunteer sa staff ng foundation, maging si Vincent, at ang bride-to-be nito na si Stephanie ay naroon na rin. Mukhang may improvement na sa inyong dalawa ah. Puna ni Sarina sa kanila paglapit nila rito ni Diane. Kaunti, aniya, na may kasama pang pamuestra ng mga daliri niya. Nagtawanan ang mga ito. Nang maiready na ang mga bata sa harap ng entablado, ay nagsimula na ang program.
Habang inaayos ng mga volunteer ang pagkain ng mga bata, lumabas ang dalawang clown na inimbitahan nila. Habang naglalaro ang mga bata, inaayos naman niyang mga regalong ibibigay nila sa mga ito. Hindi na siya nababagabag sa presensya ni Vincent, kaya mas maayos na ang kilos niya kahit pa nasa paligid lang ito. Si Gian naman ay hindi lumalayo sa kanya. Mag-aalauna na ng hapon nang matapos ang charity event. Pagkatapos niyon ay nagkanya-kanya na silang umalis ng venue dahil maghahanda pa ang lahat para sa Noche Buena. Inihatid siya ni Gian sa bahay nila at nanatili lang muna ito roon. Hindi ka pa ba uuwi? Magpahinga ka na. Baka mamayang gabi ay matamlay ka na sa Noche Buena. Paalala niya rito. Ginagawa mo naman akong baby, Brianna. I'm fine here. Mas gusto ko na nakikita ka. Yun palang nare-relax na ako. Anito. Napangiti siya. Ewan ko sa'yo. Bulero ka. Maghahanda na lang ako ng merienda mo. Nang balikan niya ito ay dahan-dahan siyang lumapit dito. Busy kasi ito sa phone nito. What are you doing? Tanong niya. Pagkalapag ng tray sa mesita. Tinitingnan kong pictures natin kanina sa charity event na ipinadala ni Anil sa akin. Pinilinan ko kasi siya na kunan tayo ng pictures, stolen or not. Look, all looks good. Inuumang nito sa kanya ang cellphone nito. Magaganda nga. Mas maganda pala ako kapag stolen shots. Natatawang wika niya. Kaya pala lalo kang gumaganda kapag panako lang pagsuyap ko sa'yo. Anito. Tigilan mo yan, Gian. Kinikilig ako. You know what? This is the most unforgettable Christmas I ever had. And it's all because of you. Merry Christmas, Brianna! Naroon si Brianna sa bakuran ng mga Antonio. Nagstay si Gian sa kanila kaninang umaga. Kinagabihan ay sumama siya rito. Ibinigay niya sa mga kasama nito sa bahay ang mga regalo niya. Kahit sina Mike at Mark ay niregaluhan din niya. Hindi man yun kasing mahal ng regalo ng mga ito sa kanya, siniguro niyang personalize ang mga yon. Everyone get their own caricature shirt. May pangalan pa yon sa likod ng t-shirt. Pinagpuyatan nila ni Raynan ang mga regalong iyon. Binigyan na lamang niya ng ekstrang pamasko sa Raynan dahil tinulungan siya nito. Hinawakan niya ang kamay nito. Kahit naman ako, ito na yata ang pinakamasayang Pasko ko. Nakakapagod, oo. Hindi naman kasi biro mga ginawa natin mula sa pagbabalot ng mga regalo, pagpiprepare, at pag-o-organize ng event. But it's still the most meaningful Christmas I've ever had in my entire life. Maya-maya ay nagpaalam siya rito para pumunta sa restroom. Pagbalik niya, ay may kausap na si Gian na isang babae na nakasuot ng asul na blouse at miniskirt. The woman was sexy and flawless. Mas matangkad siya rito ngunit ito ang tipo ng babae na tila walang pakaalam sa mundo. At ang mas masakit sa mga mata niya, bukod sa makapal na kolorete sa mukha nito, ay panay ang dikit nito kay Gian. Kung makadikit ito, ay halatang sinusudos nito si Gian. Nang hindi na siya makatiis sa panonood sa dalawa, lumapit na siya sa mga ito. Bianca, si Isabel, ex-girlfriend ko. Pagpapakilala ni Gian sa babae. Honey, I'm not your ex-girlfriend. We never broke up. Maarting wika ni Isabel at lumapit pa kay Gian. Halatang pinipilit lumayo ni Gian dito. Ngunit hindi nito magawa ng husto dahil tila toko ang pagkakakapit ni Isabel rito. You left me 2 years ago, right? I don't even know why you left. Please, Isabel, tama na. Iritableng wika nito sa babaeng tila hindi tinatabla ng hiya. Still, we didn't break up. I've missed you, honey. Nagpapakyut na sabi ni Isabel. Isang nagpapaunawang tingin ang pinukol ni Gian sa kanya. Tumango na lamang siya at saka bumuntong hininga. Biglang nasira ang napakagandang araw niya. Sino pala siya, honey? Tanong ni Isabel kay Gian pagkatapos inirapan siya nito.
kung may pagkabuta lang siya, baka nasaktan na niyang babaeng ito. Napipikon na talaga siya rito. Stop calling me honey, Isabel. Malamig na wika ni Gian. She's Brianna, his friend. Dugtong niya sa pagpapakilala ni Gian na ikinakunot ng noon nito. Uuwi na ako, Gian. Gumagabi na. Sige, mauna na ako sa inyo. Pakisabi na lang kay Tito, umuwi na ako. Merry Christmas ka mo. Ihahatid na kita. Anito. Hindi na. Pigil na sabi niya, saka dire-diretsyong lumabas ng bakuran. Mainit ang ulo niya nang tumawag siya ng taxi. Mabuti na lamang at hindi siya nahirapang mag-abang ng masasakyan. Kung hindi, baka lalong nagbagang ulo niya. Nabubwisit siya si Isabel na yon dahil masyado itong maharot at papansin. At naiinis siya kay Gian dahil hindi siya sinundan nito. Anong ibig sabihin nito? Mas pinipili pa nitong makasamang Isabel na yon kaysa sa kanya? Eh di magsama sila? Galit na bulong niya. Bahalang mga to sa mga buhay ng mga ito. Pagdating sa bahay, inapansin agad ng ama niya ang mainit na ulo niya. Anong problema, anak? Tanong nito, habang prenteng nakaupo sa sofa nila. Wala naman po. Kung ganon, bakit parang pasan mong daydig? Napilitan siyang ngumiti. Si Papa talaga? Halika nga rito. Anito, habang tinatapik ang espasyo sa tabi nito. Umupo naman siya sa tabi nito. Anong problema? Muli ay tanong nito. Napilitan siyang ikwento rito ang dahilan ng inis niya. E may saltik pala sa isip ang babaeng yun eh. Komento nito pagkatapos niyang magkwento. Huwag kang pa-apekto at ma-depress. Obvious namang mahal ka ni Gian. Huwag kang ma-insecure sa dati niyang pag-ibig na bigla na lamang bumalik. Mas lamang karon dahil ikaw ang ngayon niya. Pagpapalakas ng loob na sabi nito sa kanya. Yan ang gusto ko sa'yo, Papa. The best ka talaga. Ikaw na. Pabirong sabi niya, sabay yakap dito. Sa mga ganong panahon, ang ama niya ang tagang nagpapasigla sa kanya. Noong maghiwalay sila ni Vincent, ito rin ang kumonsola sa kanya. I love you, Papa. Merry Christmas. Merry Christmas din, anak. Hindi ko pa pala naibibigay ang regalo ko sa'yo. Tumayo ito at may kinuhang malaking paper bag sa likod ng munting Christmas tree nila. Ano to pa? Excited na tanong niya rito nang iabot nito yun sa kanya. Buksan mo para malaman mo. Ginulo nito ang buhok niya. Isang malaking Angry Birds pillow ang laman niyon. Wow! Salamat, Papa. Madaragdagan na naman ng mga koleksyon ko. Masayang-masayang wika niya. Kahit paano ay napawi ang ngiti na nararamdaman niya. Salamat din sa regalo mo sa akin, anak. Nakangiting wika nito. Bahagya pa nitong iniangat ang galang-galangan nito. Isang Rolex watch ang inirigalo niya rito. Matagal na kasi nito yung inuungot sa kanya. Kaya sa kabila ng pagkukuripot niya, ibinilhan niya rin ito. Hindi man naging napaka-perpekto ng Paskong iyon dahil sa panirang Isabel na yon, nakatulog pa rin siya ng maayos. She hope everything will be perfectly fine again tomorrow. Maghapong naghintay si Brianna na puntahan siya ni Gian. Ngunit mag-aalas sa isa ng gabi, hindi pa rin ito nagpaparamdam sa kanya. Hindi niya ito sinubukang tawagan o i-text man lang. Siya na nga ang nagtatampo. Siya pa bang unang aamo rito? Upang lalong hindi ma-stress, nagtungo na lamang siya sa computer shop niya para makapaglibang. Dahil katatapos lang ng Pasko, puno ng tao ang computer shop niya. Kamusta ang sales, Renan? Tanong niya sa pinsan. Magandang maganda, ate. Sagot nito. 2 oras din siyang tumambay roon. Na magsawa siya ay umuwi na rin siya. Pahiga na siya sa kama nang tawagan siya ni Gian. Pasensya na, Brianna. Ngayon na kita natawagan. Sinamahan ko kasi sa hospital si Isabel kanina. Pasensya na talaga. Anito mula sa kabilang linya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman dahil sa sinabi nito.
Nais niyang mainis pagkarinig pa lamang niya sa pangalan ni Isabel. Ngunit hindi niya yun ipinahalata. Wala siyang karapatang magalit kay Gian. May karapatan itong gawin ang nais itong gawin kahit walang permiso niya. Sino ba siya sa buhay nito? Ni hindi nga niya alam kung ano niya ito. He told her he liked her. So what? Napakalaki ng difference ng like sa love. That's okay. Wika na lamang niya. I'm really sorry, Brianna. Ang kulit? Okay nga lang. Bakit nga pala kailangan siyang dahin sa ospital? Nagpunta kasi siya sa bahay kanina. Tapos bigla na lang siyang nahimatay. Ngayon lang ako nakauwi. Hindi tuloy kita napuntahan. I really wanted to see you. Tila pagod na wika nito. Nakaramdam siya ng awa rito. Kung ano-ano kasi ang ginagawa ng Isabel na yon, kaya pati si Gian na iinsterbo nito. Magpahinga ka na lang kung ganon. No, I still want to hear your voice. Halatang pagod, ngunit malambing na wika nito. Hindi na pala ako sanay na hindi ka makasama, kahit isang araw lang. Pakiramdam ko may kulang sa akin. I can't sleep without seeing your face on your smile. Puntahan mo na kaya kita. Sa sinabi nitong iyon, napawi ang lahat ng inis, ngit-ngit at tampo niya rito. Hindi na, magpahinga ka na. Kung hindi na kaya ng katawan mo, huwag mo nang pilitin. May bukas pa naman, bukas na lang tayo magkita. No, I wanna see you. Giit nito. Wait for me ha, magpapalit lang ako ng damit. Anito, saka mabilis na nawala sa kabilang linya. Wala pang isang oras ang ipinaghintay niya. Naroon na ito sa gate nila. Ang kulit mo talaga. Sabi ko wag ka nang tumuloy eh. Sa halip na sumagot, iniyakap siya nito. I've missed you, Brianna. Masuyong wika nito. She had missed him too. Isang araw lang niya itong hindi nakita. Ngunit parang isang buwan ng katumbas na yon. Ganun ba talaga kapag in love? Hindi naman siya ganun dati. Pasok muna tayo sa loob. Yaya niya rito. Magkahawa kamay na pumasok sila sa bahay. Binati nito ang ama niya, nanonood ng telebisyon. Nagugutom ka ba? Tanong niya rito. Medyo. Sige, mag-iinit ako ng pagkain para sa'yo. Aniya, at iniwan niya ito sa sala. Sa totoo lang, naguguluhan siya kung ano ang tunay na relasyon nila. Hindi naman kasi ito nanligaw sa kanya. Ni hindi rin ito sinabing mahal siya nito. Hindi na tuloy niya alam kung anong dapat niyang isipin. Pagkatapos niyang mag-init ng pagkain, ay niyaya niya ito sa hapagkainan. Tumalima naman ito. Sinong nagluto ng hamonado? Tanong nito sa pagitan ng pagkain. Si Papa, masarap no? Pagmamalaki niya, specialty yon ng kanyang ama. Kapag yon ang ulam nila, napaparami ang kain niya. No, sobrang sarap. Gusto ko matutong gumawa nito. Tatanungin kong Papa mo mamaya sa recipe nito. Ano nga palang ginawa mo maghapon? Wala. Nag-relax, tumambay sa shop, nanood ng TV. Yun lang. Ikaw? Balik tanong niya rito. Kaninang umaga dumaan ako sa opisina. Nagkaroon kasi ako ng biglang meeting. Before lunch, umuwi na ako. I was about to come here. Ang kaso naharang ako ni Isabel. Nang himatayin siya, napurnadang pagpunta ko rito. Sa halip, isinamahan ko na lang siya sa hospital. Ang tagal nga namin dun eh. Ano ba daw nangyari sa kanya? There's something wrong in her blood. Yun lang ang naiintindihan ko sa pinagsasabi ng doktor na tumingin sa kanya. Wala naman kasi roon ang attention ko. Yes, I was worried about her. But I wanted to be with you. Kaya hindi ko na naiintindihan ang sinabi ng doktor. Napangiti siya. Pakiramdam niya ay sasabog ang dibdib niya dahil sa sobrang kaligayahan. He could really make her feel like she was the only girl in his world. Hindi pa sila nang lagay na yon. Paano na kaya kapag official na niya itong nobyo? Muntik na ako magtampo sa'yo eh. Akala ko nakalimutan mo na ako. Pagsisinungaling niya, ang totoo kasi,
ay nang nagdaang hapon pa siya nagtatampo rito. Bakit naman kita makakalimutan? Makakalimutan ko ng lahat, pero ikaw hindi. Tama ng bulahan, kumain ka na nga lang ng kumain dyan. Pagkatapos nitong kumain, ay bumalik na sila sa sala at nanood ng pelikula. Wala na roon ang kanyang ama, pumasok na ito sa kwarto nito. Kahit paano, inabawi na niyang mga oras na hindi niya ito nakasama. Nasa kalagitnaan na sila ng panonood, nang mapansin niyang nakatulog ni ito sa pagkakasanday sa sofa. Marahil ipagod na pagod ito, hinayaan na lamang niya ito. She didn't have the heart to wake him up. Pinagmasdan na lamang niya ito. Kahit tulog ito, hindi pa rin nabawasan ang kagapuhan nito. He even looked more gentle while sleeping. Mahal na mahal niya ang lalaking ito. Pakiramdam nga niya, hindi niya kakayaning mawala ito sa buhay niya. Nakaya niyang magpakatatag ng iwan siya ni Vincent noon. Ngunit kung gagawin din yun ni Gian sa kanya, mukhang hindi niya alam kung paano babangon muli. Hinaplos niya ang pisngi nito. Don't ever leave me. Hindi ko alam kung paano na ako kapag ginawa mo yon. Mahinang wika niya rito. Kapag guwan, iniyakap niya ito. She was deeply in love with this man. Kung paanong nangyari yon, at kung paano nitong nagawang paibigin siya ng ganoon katindi, hindi niya alam. Hindi ko naman kasi dapat iniisip na mawawala ka sa akin. Pabulong na sabi niya, saka humilig sa dibdib nito at pumikit. Busy si Brianna sa pag-imbentaryo ng sales ng computer shop niya nang biglang may unregistered number na tumawag sa cellphone niya. Who's this? Tanong agad niya. It's Isabel. Pwede ba tayo magkita? There was something wrong with her voice. Mababa yun at tila nakikausap. Masyadong matayog ang tingin niya rito. Hindi ito ang tipo ng makikipag-usap na tila nagmamakaawa. Bakit? Nagtatakang tanong niya rito. Importante lang. And I can't discuss it over the phone. Pwede ba tayo magkita? Kahit saan mo gusto, kung saan ka komportable. Basta makapag-usap lang tayo ng personal. Sige. Alam mo ba ang Malbaracos Coffee Shop? Doon na lang tayo magkita. Ngayon na ba? Hindi naman siya ganoon kasama para hindi pagbigyan ng pakiusap nito. Yes, kung okay lang sa'yo. Sure, I'll be there in hour. Pagdating niya sa coffee shop, inakita agad niya si Isabel. Nanibago siya rito. Ibang iba to si Isabel na una niyang nakilala. Ang Isabel na nasa harap niya ngayon ay formal, maputla, at walang kolorete sa mukha. Marahil ay dahil may problema ito sa dugo, tulad ng sinabi ni Gian sa kanya. Take a seat. Anito paglapit niya rito. Tumalima naman siya. Ipinag-order pa siya nito ng kape. Why did you ask me to meet you? Diretsyang tanong niya rito. Ayaw na niyang magpaligoy-ligoy pa. Mahal ko pa rin si Gian. Diretsyahang sagot nito. Mangiyak-ngiyak pa ito habang sinasabi yon. I know he loves me too. Nasaktan lang siya nung bigla kong umalis at iwan siya. Nakaramdam siya ng iritasyon. Hindi niya nagustuhan ang sinabi nito. Bakit sa akin mo sinasabi yan? Bakit hindi mo siya kausapin? Because he likes you. At habang nakakasama, nakakausap at nagkikita kayo, may dahilan siya para iwasan ako, Brianna. Mahal na mahal ko siya. If you truly love him, bakit iniwan mo siya noon nang walang paalam? Naiinis na tanong niya rito. Dahil hindi ko masabi sa kanya na may sakit ako. Tila malapit nang tumulo ang mga luha nito. Umaasa akong gagaling kapag sa ibang bansa ako nagpagamot. Ngunit wala rin. Brianna, 2 years akong nagtiis na hindi siya makasama. Huwag ko lang siyang makita na naaawa, nahihirapan, at nasasaktan dahil sa kalagayan ko. Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Hindi siya nakasagot. Alam niyang mahirap yun, ngunit hindi niya ma-imagine kung gaano kasakit yun dahil wala naman siya sa sitwasyon na iyon. All of a sudden,
na puno ng awa ang puso niya para dito. Brianna, I need him. Lalo na ngayon. Isang taon na lang ang taning na ibinigay sa akin ng doktor ko. May leukemia ako. At wala ng pag-asa na gumaling pa. Isang taon na lang, Brianna. Ibigay mo na sa akin ng isang taon na yun para makasama si Gian. Umiiyak na wika nito. Naawa siya rito. Hindi niya alam na ganoon pala katinding pinagdaraanan nito. Pero paano kung hindi ka na mahal ni Gian? I don't care. All I want to do is to spend my last year with him. I'm not his girlfriend. Bakit akong kinakausap mo? Because he likes you. Kung patuloy ka niyang makikita, hindi niya ako bibigyan ng atensyon. Hindi ko pa rin nasasabi sa kanyang pinagdaraanan ko. Hindi ko pa na-explain sa kanyang dahilan ng biglang pagkawala ko noon. Kapag nalaman niya yon, nakapatawarin na niya ako. Anito, habang pinapahid ang mga luhang tumutulo sa mga pisngi nito. Patawarin ka't iwan ako? Ganun ba? Nais niyang itanong dito ngunit ayaw na niyang dagdagan ang bigat na nararamdaman nito. So what do you want me to do? Sa halip, itanong niya. Iwasan mo siya, Brianna. Parang awa mo na. Umiwas ka sa kanya para bigyan niyo uli ako ng puwang sa buhay niya. Anito, na lalo pang umiyak. You're asking too much, Isabel. She's very special to me. Alam mo bang kaligayahan kong hinihingi mo? Hinihingi mong iwasan kong kaligayahan ko, Isabel. Is that fair? Madamdaming wika niya. Parang awa mo na, Brianna. Yumuko siya upang hindi makita ang mabilis sa pagdaloy ng mga luha sa magkabilang pisngi nito. Baka dahil sa awa ay mapilitan siyang pagbigyan ito. Hindi niya kaya na basta na lamang iwasan si Gian. Please, Brianna, parang awa mo na. Patuloy nito, huminga siya ng malalim. Hindi madaling pinagagawa mo sa akin, Isabel. Hindi laruan si Gian na basta na lang iiwan o babalikan kung kailan mo gusto. Oo, may sakit ka. Pero hindi ba unfair yun kay Gian at sa akin? Masaya na kami eh. Ang ayos-ayos na namin. Pero nung bumalik ka, gumulo ng mundo namin. Kung ako bang magmamakaawa sa'yo tulad ng ginagawa mo ngayon, papayag ka ba? If I ask you to give up your own happiness just to let another people injure their lives, ibibigay mo ba? Isabel naman, kaligayahan kong gusto mong alisin sa akin. Sa maikling panahon na nagkasama kami ni Gian, natutuhan ko ng independe sa kanya kaligayahan ko. Tapos ngayon, hihilingin mo sa akin na iwasan ko siya para magkaroon ka ulit ng puwang sa puso niya? Sabihin mo sa akin, paano ako kapag nasa'yo na uli siya? Paano ako sasaya? Maluhaluhang sabi niya. Isang taon lang naman, Brianna. Parang awa mo na. Pagbigyan mo na ako. Please, Brianna. Pagmamakaawa pa rin ito na tila hindi narinig ang sinabi niya. Hindi laruan si Gian para pagpasapasahan natin, Isabel. Matatag na wika niya. Naawa siya rito. Pero hindi kaya mas nakakaawa siya kapag naiwan na naman siyang mag-isa? Can you be selfish, Brianna? I'm dying. Isang taon lang hinihingi ko sa'yo. Umiiyak pa rin ang pangungumbinsin nito sa kanya. Isang taon na pagiging miserable ng buhay kong hinihiling mo, Isabel. Aniya, nang hindi ito tinitingnan. Naawa at naiinis siya rito. She was asking her to be selfish, gayong pagiging makasarili rin ang pinapakita nito sa kanya. Ano pa bang itatawag sa ipinapakita nito ngayon sa kanya? Hindi ba selfishness? Nagmamakaawa ito sa kanya para kunin ang kaligayahan niya upang ito naman ang lumigaya. Wasn't that crazy? Parang awa mo na, Brianna. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko, Isabel. Maiwan na kita. Aniya, saka mabilis na tumayo't iniwan ito. Hindi pa ito nakontento. Patuloy pa rin siyang tinatawagan nito kahit nakaalis na siya. Pinatay na lamang niya ang kanyang cellphone. Makasarili na siya kung makasarili.
Ngunit hindi niya kayang mawala sa Gian sa buhay niya. Baka mauna pa siyang mamatay kaysa kay Isabel kapag nagkataon. She would rather be selfish. She would rather fight for happiness than let other people ruin her life. Isa pa, si Gian lamang ang may karapatang magdesisyon kung sino sa kanila ni Isabel ang pipiliin nito. Kung ano man ang maging desisyon nito, tatanggapin niya. Kung pipiliin itong mawala siya sa buhay nito, baka yun ang mag-trigger sa kanya upang iwasan ito. Ano ba kasing problema, Isabel? Marami akong inaasikaso. I can't accommodate your request. Wika ni Gian habang kausap ang ex-girlfriend sa telepono. He was busy preparing for the online tournament. Ngayon gaganapin ang tournament na iyon. Nasa venue ng ilang mga empleyado niya na naka-assign sa tournament. Masyado nang masakit ang ulo niya sa pag-iisip kung bakit hindi sinasagot ni Brian ng mga tawag niya. Isang linggo na itong hindi nagpapakita sa kanya. Every time na pumupunta siya sa bahay ng mga ito, ay wala ito. Ang sabi ng ama nito ay nagbakasyon daw ito. But it had already been a week, for pet's sake. Isang linggo na niya itong hindi nakikita at nakakausap. Masasabi niyang malapit na siyang mabaliw. At ngayon, ibabalik na naman siya sa bahay ni na Brianna, pati na rin sa computer shop nito hindi dahil sa tournament. Magbabaka sakali siya kung nakabalik na ito. Naiinis siya dahil hindi man lang ito nagpaalam sa kanya. Hindi niya alam kung minagawa ba siya o kinagalit nito. Samahan mo na kasi ako sa ospital. Pangungulit ni Isabel sa kanya. I'm too busy. Sige na, Isabel. Aniya. Saka pinutol ang pag-uusap nila. May sakit ito sa dugo at hindi niya alam kung gaano kalala yon at hindi rin naman siya interesadong malaman. Wala na siyang pakaalam sa mga nangyayari dito. Hindi naman sa bitter siya. Narealize lang niya na marami pang mga bagay ang dapat niyang bigyan ng atensyon. Tulad ni Brianna, gustong gusto na niya itong makita. His days were not the same without her. He felt so empty without her. At ngayong wala ito, pakiramdam niya ay nanghihina siya. If he were Superman, Brianna was his kryptonite. Ang kaibahan lang, si Brianna ang kahinaan at lakas niya. If she were here, he'd be strong. Otherwise, his world would turn upside down. Mahal na mahal niya ito. Whatever it took, he would find her. Pagdating niya sa computer shop ni na Brianna, ay nagsimula na ang tournament. Ian, dumating na ba si Brianna? Pakikibalita niya. Hindi pa eh. Hindi ko nga maintindihan kung bakit bigla na lang umalis ang isang yon. Hindi pa niya sinabi kung kailan siya babalik. Mukhang wala siyang balak magbukas ng cellphone dahil ilang araw ko na siyang tinatawagan pero hindi ko siya makontak. May problema ba kayo? Umiling siya. Ang totoo hindi ko alam. Nagtaka nga ako nang sabihin yung nagbakasyon siya. Hindi kasi siya nagsabi sa akin. Mababalo na ako sa kakaisip ko nasaan ang kapatid mo. Sinserong wika niya. Nais na nga niyang iuntog ang ulo sa bawat sulok ng computer shop na iyon. Nag-aalala na nga ako kay Brianna. Sa tingin ko may problema siya. Ayaw lang niya magsabi sa amin. Pero tinanong ko si Jean tungkol sa ate niya. Hindi naman siya sumasagot. Speaking of Jane, hindi pa pala niya ito nakakausap. Baka may alam ito. Pagkatapos ng tournament, inilapitan niya ito. Jane, please, kung may alam ka, sabihin mo na sa akin. Maayos si ate, huwag mo na siyang intindihin. Tila galit ito sa kanya. Galit ka ba sa akin? May ginawa ba ako sa iyo na hindi mo nagustuhan? Sa akin wala, sa ate ko meron. Pwede ba? Huwag kang magkungwaring hinahanap po siya. You're the reason why she left. Yun naman ang gusto mo, di ba? Hindi niya ito maintindihan. Hindi niya alam kung bakit ganun ito magsalita. I don't understand you. Nalilitong wika niya. Pwede ba? Huwag ka na nga magpanggap. Jane, please, tell me kung anong ginawa ko. Pagmamakaawa niya rito, isang linggo na siyang naghahanap. Si Jane lang pala ang makakasagot kung nasaan ang kapatid nito.
You ask her to leave. Tila nagpipigil lang ito ng galit sa kanya. Alam niyang ayaw nitong maiskandalong ilang customer sa shop. Umiling-iling siya. I didn't do that. Kahit kailan, hindi niya naniising umalis o mawala sa paningin niya si Brianna. Yes, you did. Kaya huwag ka na magkunwari na masyado kang depressed sa pagkawala niya. Saka wala namang sense kahit hanapin mo siya dahil ayaw ka na niyang makita. Alam mo, ang mabuti pa umalis ka na. Huwag mo nang hanapin ang ate ko dahil ginugulo mo lang ang mundo niya. Pagtataboy pa nito sa kanya. Jane, parang awa mo na. Sabihin mo na sa akin kung nasaan si Brianna. Pagpupumilit niya. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Hindi mo alam? You texted her the night before she left. Ang sabi mo, you were sorry because you still love your ex-girlfriend. You didn't want to be with her anymore. Siyempre, nasaktan ng ate ko. Tapos ngayon magpapanggap kang hinahanap mo siya? Samantalang ikaw nagtulak sa kanya para umalis? Nagulat siya sa sinabi nito. I didn't do that. Hinding-hindi ko gagawin yun. Mahal na mahal kong ate mo, Jane. Napaisip siya. Sino ang gagawa niyon? A week ago, wala namang ibang humawak ng cellphone niya. Kumunot ang noo niya nang may maalala siya. I was with Isabel last week. Hindi kaya siyang nag-text sa ate mo? Samahan mo ko kay Isabel. Sabi ko na nga ba hindi mo ako matitiis? Malambing na wika ni Isabel kay Gian. I didn't come here for romance. Seryosong wika niya. Saka dire-diretsyong pumasok sa unit nito kasunod si Jane. Who is she? Nakakunot noong tanong ni Isabel habang nakatingin kay Jane. She's Jane, kapatid ni Brianna. Oh, maupo kayo. Magkatabi silang umupo ni Jane sa sofa. So, anong ipinunta niyo rito? Tell me, ikaw bang nag-text kay Brianna gamit ang phone ko? Diretsyang tanong niya rito. What are you talking about? I left my phone beside you when Papa called me. Ikaw lang ang nasa sala nun. At walang iba magte-text ng hindi maganda kay Brianna kundi ikaw lang. Alam niyang masyado na siyang nagiging judgmental. Ngunit nagiinit na talaga ang ulo niya. Anong text ang pinagsasabi mo? Nag-text ka sa ate ko at nagpanggap na ikaw si Kuya Gian. Sinabi mong ikaw pa rin ang mahal ni Kuya Gian at nakakagulo siya sa relasyon niyo. Isa pa, kinausap mong ate ko para layuan si Kuya Gian dahil sinabi mong may taning ng buhay mo. Nanggigigil na wika ni Jane. Ikinagulat niya ang sinabi nito. Hindi niya alam na nagkita sina Isabel at Brianna ng lingid sa kaalaman niya. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Isabel. Umalis ang ate ko nang dahil sa kagagawan mo. Sana alam mong nasasaktan siya ngayon. Salamat sa'yo. Sarkastikong wika pa ni Jane. Yumuko si Isabel, saka bumuntong hininga. Tila na konsensya ito. Fine! It's my fault. Pasensya na. Desperada na kasi ako. Kapag kuwan, ay bumaling ito sa kanya. I want you back, Gian. Sinabi mo kay Isabel na may taning ng buhay mo? Totoo ba yun? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Umiling ito. Lalong nag-init ang ulo niya. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Don't shout out me. Mahal na mahal lang kita. Kaya ako nagawa yun. Pagtatanggol ni Isabel sa sarili. Mahal na mahal? Iniwan mo nga ako noon nang hindi ko alam ang dahilan. Huwag na huwag ka nang lalapit sa akin at pupunta o tatawag sa bahay o sa opisina ko. Kalimutan mo na ako dahil sinasabi ko sa'yo. Ngayon lang ako nagalit ng ganito sa buong buhay ko. Nanggigigil na sabi niya. Hindi agad nagsalita si Isabel. Nakayuko lang ito. I'm sorry, Gian. I tell you the truth. I'm sick. But it's not that serious. May anemia lang ako. Yun lang. I came back because my daddy's business was losing money. Gusto ko siyang tulungan sa pamamagitan mo. I know I've been selfish. Kaya lang naawa na ako sa daddy ko. Sobrang desperada na ako matulungan si daddy.
Kaya bumalik ako sa buhay mo. Kung tutuusin, wala akong mukhang ihaharap sa'yo pagkatapos kitang iwan noon. Iniisip ko lang na mahal mo pa rin ako dahil hanggang ngayon, hindi ka pa nag-aasawa. Naluluhang paliwanag nito. Yes, iniwan mo ako ng walang dahilan. Tapos bigla kang bumalik para sirain kami ni Brianna. Not too much, Isabel. Too much. Now, can you even tell me why you left me before? Masama pa rin ang loob na tanong niya rito. Tila nag-alinlangan ito. Don't worry. Kung ano man yun, siguradong hindi na ako masasaktan. Nabuntis ako ng iba. I flew to America together with a guy. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Kaya umalis na ako nang walang paalam. Kaso nalaglag yung bata. Umiiyak na wika nito. Iniwan din ako ng lalaking yun. Ang bata lang naman kasi ang dahilan kung bakit kami magkasama. I'm sorry, Gian. I'm really, really sorry. Well, now everything's clear to me. Huwag mo na akong guguluhin kahit kailan. Parang awa mo na. Aniya, saka tumayo at iginiya si Jane palabas doon. Hindi niya akalain na kayang gawin ni Isabel ang mga bagay na ipinagtapat nito sa kanya. Napabuntong hininga na lamang siya. Mabigat na babigat ang pakiramdam niya. Nasaktan siya ng sobra sa sinabi mo. Wika ni Jane nang nasa sasakyan na sila. Tinatahak na nila ang daan pabalik sa bahay ng mga ito. Nasaktan din ako sa ginawa niya. Sinaktan pa niyang pinakaimportanteng babae sa buhay ko. Kapag nasaktan ang taong pinakamamahal mo, baka mas malala pa sa sinabi kong sasabihin mo. Malumanay na paliwanag niya rito. Maaring nabigla nga siya sa sinabi niya kanina. Ganoon siguro ang tao kapag galit. Pasensya ka na. Na-misjudge kita. You just care about your sister a lot. Naiintindihan kita, Jane. Pwede mo na bang sabihin sa akin kung nasan ang ate mo? Kapag kuwan, itanong niya rito. Nakaupo si Brianna sa napakalawak na bakuran ng pinsan niya na si Helga. Isang linggo na rin siya sa bahay nito sa Bohol. Mabuti na lamang at hinayaan siya nito na magstay roon. Isang mayamang negosyante ang napangasawa nito na doon nakatira. Tatlo ng anak ng mga ito. Mas matanda siya rito ngunit naunahan pa siya nitong magpamilya. Are you okay, Insan? Tanong nito sa kanya. Nakalapit na pala ito sa kanya nang hindi niya namamalayan. Oo naman. Pilit ang ngiting sagot niya rito. Huwag kang ang plastic. Isang linggo ka na rito. Pero hanggang ngayon hindi mo pa rin sinasabi sa akin ang dahilan kung bakit bigla kang umalis sa inyo. Bigla lang akong na-exo sa usok sa Maynila. Pagdadahilan niya. Hindi ikaw ang tipo ng babaeng iiwan ng negosyo dahil lang sa na-exo sa usok, Brianna. Tell me, lalaki no? Pangungulit nito. Oo na. Napapangiting sagot niya. What happened? Bumuntong hininga siya. Ayaw na sana niyang ulitin sa isip niya ang nangyari. Ngunit baka mas makagaan sa puso niya kung ikukwento niya yun dito. Nakakagago, diba? Ang masakit lang. Mahal na mahal ko ng ungas na yun. Paghihimutok niya pagkatapos niyang magkwento. Akala ko siya na talaga. I was already planning my future with him. Tapos sasabihin niya sa akin mahal pa rin niyang ex niya? Mas masakit pa yun kaysa nung iniwan ako ni Vincent at nung malaman ko magpapakasal na siya. Masama ang loob na dagdag niya. She could even remember his message. Brianna, I'm sorry. Hindi ko alam na babalik pa si Isabel sa buhay ko. I've been trying my best to ignore her because I don't want to hurt you. However, she needs me. She's sick and I just can't leave her alone. I'm sorry, Brianna, but we have to part ways. Hindi maganda sa kalagayan niyo kung masasaktan siya. I'm really sorry. Gusto niyang mag-breakdown pagkabasa sa message na iyon. Ngunit binabuti na lamang niyang magtungo sa Bohol kaysa makabalita pa ng kahit na ano tungkol kay Gian at Isabel. Gago nga talagang lalaking yun, Insan.
Huwag kang mag-alala. Maraming gwapo rito sa Bohol. Iyahanap kita. Wika nito. I don't think I need another heartache, Helga. Okay na muna ako mag-isa. One heartache is enough. Two is too much. Kapag napangatlohan pa, hindi ko na siguro kakayanin. And I still love that ungas. Pag-amin niya, masakit ang ginawa ni Gian sa kanya. Ngunit ito pa rin ang itinitibok ng pasaway niyang puso. She knew it sounded crazy, but he was still the man he wanted to be with. Naputol ang pag-uusap nila nang may nag-doorbell. Saglit na iniwan siya nito upang tawagin ang kasambahay nito. Pagbalik nito, ay nakakunot ang noo nito. Jane is here. Si Jane? Bakit naman siya pupunta rito? Nagtatakang tanong niya. I don't know. Puntahan mo na lang kaya siya sa sala. Iniwan ko siya ron. Sabi ko tatawagin kita. Tumayo siya at nagtungo sa sala. Naroon nga si Jane ngunit hindi ito nag-iisa. Gian was there, sitting beside her sister. Kumakabog ng husto ang dibdib niya. Galit siya rito. But at the same time, ay na-excite siya pagkakita niya rito. Naguguluhan siya. Hindi niya alam kung anong tamang description sa nararamdaman niya. Anong ibig sabihin nito, Jane? Galit na tanong niya sa kapatid. She felt betrayed. Ang usapan nila, hindi nito sasabihin kahit kanino kung nasaan siya. Lalo na kay Gian. Lumapit si Jane sa kanya at inilayo siya kay Gian. Bumalik sila sa likod bahay ni na Helga. May sasabihin siya sa'yo. Kausapin mo siya. Bigyan mo siya ng chance na ipagtanggol ang sarili niya, ate. I want you to be happy. Kaya ko siya sinama rito. Pakinggan mo muna siya. Paliwanag nito. Hindi itong pinag-usapan natin, Jane. Galit pa rin na wika niya. Nikatiting hindi pa naghihilom ang puso ko. Alam mo kung gaano kasakit ang ginawa sa akin ng lalaking yun. Tapos siya pa ngayon ang kinakampihan mo? Hindi ko siya kinakampihan. Inaway ko rin siya tulad ng ginawa mo sa akin ngayon. Trust me. You want to hear what he want to say. Umiling-iling siya. Hindi kita maintindihan, Jane. Please, ate. Bumuntong hininga siya. May magagawa pa ba ako? Nariyan na eh. Oo, nakakausapin na. I've missed you, Brianna. Madamdaming pahayag ni Gian. Namiss mo ako? Talaga lang ha? Sarkastikong wika niya rito. She tried to regain her composure. Kailangan niyang ipakita rito na hindi siya masaya na makita uli ito. Oo, namiss kita ng sobra. Isang linggo muna akong pinagtataguan. Alam ko kung bakit ka ganyan sa akin ngayon. But let me explain. Hindi na siya nagsalita pa. She would let him do all the talking. Makikinig siya kung yun ang nais nito. Una sa lahat, hindi ako nag-send a message sa'yo na naging dahilan para magalit ka sa akin ng ganyan. God knows how much I need you in my life. Ang lahat na nabasa mo ay hindi ako may kagagawan. Si Isabel ang nag-text sa'yo. Kumunot ang noo niya. Hindi niya magawang hindi maniwala rito. Alam niyang nagsasabi ito ng totoo. Dahil ramdam na ramdam niya ang sinseridad sa tinig nito. And how stupid was she to doubt him? Her emotions clouded her judgment. Sa halip na mag-alsabalutan, ay hindi niya muna ito kinumpronta ng personal. Kung hindi ka naniniwala, you can ask Jane. Kasama ko siya noong kinumpronta ko si Isabel. Pangalawa, bakit hindi mo sinabi sa akin na kinausap ka ni Isabel? Kung sinabi mo agad sa akin, hindi na sana tayo dumating sa punto na kailangan ko pang magmakaawa kay Jane para sabihin sa akin kung nasaan ka. Pangatlo, hindi mo ba ako tatanungin kung bakit ako narito? Kung bakit kita hinanap? Wala siyang mahagilap na sabihin. Ngayon lang niya napagtanto ang pagkakamali at pagkukulang niya sa sitwasyong kinauusungan nilang dalawa. Nang hawakan nito ang magkabilang pisngi niya, ganoon na lamang ang pagdagasa ng matinding emosyon sa kanya. Napatitig siya sa mga mata nito. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ditong emosyong nararamdaman niya.
Narito ako kasi hindi ko na kaya ni hindi kita makita. Isang linggo ko palang nawala. Parang isang taon ang katumbas na yun. Para mo akong pinapatay dahil pinagkakait mo sa akin ang dahilan para maging masaya. Impyerno ang buhay para sa akin kapag hindi kita makita o marinig ang boses mo. Rihanna, mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung bakit hindi mo alam mo yun. Hindi ko ba yun na iparamdam sa'yo ng tama? Para isipin mong ako magsesend sa'yo ng ganong klaseng message? May pagdaramdam na tanong nito, na guilty siya, hindi niya ito dapat pinagdudahan. Pero bukod sa guilt, mas malaki ang puwang sa puso niya na tumatalon sa saya dahil narinig na niya mula rito ang nais niyang marinig, na mahal siya nito. Yun na yata ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Mahal mo ako? Paninigurado niya rito. Nais niyang sambitin uli nito na mahal siya nito. Oo, mahal na mahal. At ang tanga ko, dahil ngayon ko lang sinabi sa'yo yun. Sana pala matagal ko na yung sinabi para hindi na tayo nag-hide and seek pa. Nung una palang kitang nakita sa MBCS, may ginising ka na rito. Anito, na nakaturo sa dibdib nito. Nang magpakilala ka sa akin ng araw na yon, hindi ka na nawala sa isip ko. And I'm glad that destiny has found a way for us to be together. Noong natalo ka sa eating contest natin, sinadya ko yon. Alam ko namang hindi mo kayong ubusin ng lahat ng pagkaing binili ko. Ginawa ko yon para magkaroon ako ng dahilan para makasama ka. Hindi niya mapigilang maging emosyonal dahil sa mga sinabi nito. Nagdiriwang hindi lang ang mga tenga niya, kundi pati ang puso niya. Sobra-sobra pa ang mga sinabi nito kaysa sa nais niyang marinig. Kung nagtataka ka kung bakit pumayag ako magpanggap ng nobyo mo sa harap ng ex-boyfriend mo, yun ay dahil kahit paano'y nakakalapit ako sa iyo sa parang gusto ko. Kahit sa pagpapanggap man lang, nagiging akin ka. Kahit ilang oras lang, pakiramdam ko akin ka. Ang desperado ko, no? Pero wala eh. Sobrang mahal kita. I've never imagined being in love this way. Hindi ko akalaing darating ako sa puntong magmamahal ako katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Kapag wala ka, para akong zombie. Gumagalaw, nagtatrabaho. Pero deep inside, parang patay ako. Hindi ko sinasabing ito para sabihin mo rin sa akin na mahal mo ako. Ang gusto ko lang ay maintindihan mo na hindi ako may kagagawan kung bakit ka nasaktan, Brianna. Hindi ko kayang saktan ka. Huminga siya ng malalim. May sakit si Isabel Gian. Sinabi ba niya yun sa'yo? Tanong niya. Ang totoo ay natatakot siya na baka kapag nalaman nitong may sakit ang dating nobya nito, ay magbago ang isip nito at bawiin ang lahat ng sinabi nito ngayon. That's a lie. Hindi totoong may sakit siya. She fooled you. Kung may sakit man siya, hindi yun kasinalan ng iniisip mo. At kahit may sakit siya, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Hindi ako makakapagpagaling sa kanya. Please, Brianna, wag na natin siyang pag-usapan. Nag-init ang ulo niya. That freak. Hindi niya akalaing nagpuuto siya sa babaeng iyon. Na kaya niya magsinungaling, bumalik ka lang sa kanya. I hate liars. Yun ang pinakaayaw ko sa lahat. Kaya nga minahal kita dahil kahit kailan, hindi ka nagsinungaling. You always tell me what you feel. You've captured my heart by making me see who you truly are. Malambing na wika nito. Pagkatapos ay kinintalan siya nito na magaang nahalik sa mga labi. I've missed you so much, Brianna. Don't you ever go for me again. Buong pagmamahal na niyakap siya nito. Being in his arms felt like coming home. I've missed you and I love you too. Madamdaming wika niya. Wala nang dahilan para ipagkaila niya na pareho lang sila ng nararamdaman. Ibig bang sabihin nito tayo na? Nakangising tanong nito nang bahagya itong kumalas sa kanya. Nagpakulong uli siya sa mga bisig nito. Namiss talaga niya ito ng sobra. Kung akala nito ay ito lang ang nagdusa sa isang linggong hindi nila pagkikita,
Siya rin naman. Oo na, sige na. Kapag nagpakipot pa ako, baka magbago pang isip mo. Nakangiting wika niya. Hinigpitan nito ang pagkakayakap sa kanya. I'll never change my mind, sweetie. If you want me to court you, I'll do it. Ano pang sense ng panliligaw mo? Eh alam mo naman na mahal kita. Saka may hirapan ka lang. Ayoko kaya nang nahihirapan ka. Birong totoo niya rito. Kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya. Saka hinawakan ang magkabilang braso niya. Ang galing mo talaga mambola. Kaya mahal na mahal kita eh. I love you, Brianna. He hugged her again and kissed her head. Kung hindi dahil sa libreng kape, hindi tayo magmamahalan ng ganito. Salamat sa libreng kape, Gian. Pabulong na sabi niya rito. Kumalas uli ito sa kanya. The coffee didn't come for me. Matagal ko nang gustong sabihin yun sa'yo. Nakakalimutan ko lang. Kung kanino man galing ang kape na yon, ang malas niya, dala ko na kinabang sa 200 pesos niya. Pil yung wika nito. Numiti siya. Siguro instrumento na lang siya para magkakilala tayo. He just smiled and creased her face. Maya-maya lang ay inilapit na nito ang mukha nito sa mukha niya. He kissed her as if he were kissing her for the first time. Full of love. Full of longing and full of promises. Pagkatapos silang magsalo sa nakapangihinang halik ay niyakap siya nito. Let's go home, sweetie. Yaya nito sa kanya. No, let's just stay here for a while. Bukas na tayo umuwi. Tanggi niya. Why? Gusto mo muna mag-honeymoon? Pakakasalan muna kita sa Maynila. Natawa siya at bahagyang hinampas ang braso nito. Pulos ka, biro. Sino bang nagbibiro? I'm serious. Kapag umuwi tayo sa Maynila, aayusin na natin ang kasal natin. Ayoko nang maghintay pa. I've always wanted a house with a wife waiting for me at home. At walang ibang qualified na maging misis ko kundi ikaw lang. Mrs. Brianna Antonio, bagay naman hindi ba? Masuyong tanong nito. Hindi agad siya nakasagot. Hindi niya akalaing kasal agad ang yahayin nito sa kanya. Are you sure you want to marry me? Mangiyak-ngiyak na tanong din nito. Yes, sweetie. I'd love to marry you. He kissed her again. Ayaw mo pa bang magpakasal? Okay lang. Willing naman akong maghintay. Umiling-iling siya. No, gusto ko. Basta ikaw makakasama ko sa harap ng altar. Okay lang. I love you, Gian. Hindi mo alam kung paano mo ako napapasaya ngayon. Ang akala niya ay hindi pa siya makakapag-asawa. Mas pinili niyang maging career woman na lang muna. Ngunit kapag si Cupido pala ang gumawa ng paraan, hindi na pala siya makakailag pa. She felt so blessed and more than lucky for having Gian. Iyon ang pinakamagandang regalo na tanggap niya sa buong buhay niya. Invited ba kaming lahat sa wedding na yan? Singit ni Helga na hindi nila namalayang nakalapit na pala sa kanila. Of course! Everyone is invited to the wedding. And Jane, ikaw ang maid of honor. Wika ni Gian sa bikindat sa kapatid niya. Masayang-masaya si Sarina para sa kuya Gian niya. Kauuwi pa lamang nito at ng fiancé nito mula sa Bohol. Umuwi ito, dala ang magandang balita na magpapakasal na ito at si Brianna. Hindi nga ito magkamayaw sa pagkukwento ng love story nito. His brother was so in love and she was more than happy for him. That was hitting two birds with one stone. Her brother was so very happy and she was one step closer to her goal. I'm really thankful to that person who treated her to a cup of coffee. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kami magkakakilala. Ang akala kasi ni Brianna ay sa akin ang galing ang kape. Pagkukwento pa ng Kuya Gia niya. Napahigik-hik siya. Walang kaalam-alam ang mga ito na sa kanya galing ang kaping iyon. Hindi alam ng mga ito na siyang hidden cupid sa lahat ng nangyari sa mga ito. She was really fond for herself. One down and four to go.
Napatingin siya sa mga kapatid niya na kasama nila sa sala. Sino kaya ang susunod na papanain niya? Ang kuya Antonio niya na mukhang balak ng pakasalan ng kumpanya nila? Ang kuya Neil niya na mas mahal pang kabayo nito kaysa sa kanya? O ang kuya Andrew niya na mabait at accommodating sa lahat? O ang kuya Anil niya na mas madalas pa sa Antonio Foundation kaysa sa opisina nito? Pagkatapos sila magmaryanda sa sala, ay sumunod siya sa papa niya nang pumasok ito sa kwarto nito. Bakit nakabundot ka sa akin, Sarina? Tanong nito sa kanya. I have something to tell you. Nakangising wika niya. Ano yon? Gumisi siya. The coffee came for me. What? I was the one who gave Ate Brianna that coffee. Sinabi ko lang sa crew na sabihin niyang galing yun kay Kuya Gian. Isn't that great? One down, Papa. Four to go and I'm free. Masayang-masayang wika niya. You're really one of a kind, Sarina. Umiiling na wika nito, saka pumalatak. You know, I wasn't really serious when I told you that I was going to let you do whatever you wanted if you found the perfect partners from your brothers. Well, Papa, kailangan mo nang seryosohin yun dahil sineryoso ko yun. And I promise you, magagawa kong pinagagawa mo. Wika niya bago lumabas ng kwarto nito. Habang pababa siya ng hagdan at nakasalubong niya si Mark, ang pinagkakainisan niyang tauhan ng kanyang ama. Ano na naman ang ginawa mo sa papa mo? At nangihingi na naman siya ng gamot sa sakit ng ulo. Nakakunot na tanong nito sa kanya. Ganon? Kapag masakit ang ulo ni papa, ako na agad ang dahilan? Hindi ba pwedeng na-stress muna siya sa pagpapalakad ng negosyo niya? Mataray na tanong din niya rito. Ikaw lang naman ang laging dahilan ng stress niya. Sagot pa ng walang hiya. Tinaasan niya ito ng isang kilay. Ah, ganon. Yes, and excuse me, kailangan na ng papa mong gamot na to. Anito, at itinaas pa ang hawak na gamot para makita niya. Pagkatapos, inilagpasan na siya nito. Naiwan siyang nagingit-ngit sa inis. Isang araw, makakaganti rin siya sa lahat ng kasungitan nito. Dumating ang isang linggo. Dumating ang pinakahihintay ni Brianna at Gian. Ang takda ng kanilang pagpapakasala. Masayang-masaya sina Gian at Brianna. Namuhay sila ng isang masayang pamilya. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Gian at Brianna. Sana po ay minapulot kayong aral sa ibinahagi kong kwento sa inyo. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.